Yan. Yan, naririnig na kita, naririnig na kita. Yan, good morning, Sir Engineer. Umasok si Engineer Paner. Wow, gandang araw. Good morning. Ay, grabe. Engineer. Ay, grabe. Engineer, good morning. Ah, power. Basta. Ayun, okay lang naman. Hataw-hataw, offline hatawan. Pagkagaling lang namin sa offline, Engineer. Good morning. Good morning. At ayan, batiin uli kita. Engineer Jan Paner, isa sa mga top earners. Grabe. Ay, kita grabe mo, ha? Iba talaga yung pinagsisikapan yung pangarap, eh. Biruin mo, mula nung nakaraang taon, nasama ako sa Millionaires Club, andun ako sa top. Akalain mo nilampasan ako ng Engineer Paner. Yan yung nagagawa ng tinatawag talagang action. Yan ang masasabi. Wow. At minsan nakakabuti rin yung may masamang nangyayari sa'yo. Eh. Bakit? Kasi kung hindi masama nangyayari kay Engineer at na-stuck siya dun sa isang lugar, hindi makakahato to. Yeah. If you don't mind, Engineer Jan Paner, no, bali, nagsisimula pa naman tayo. Hingan lang kita ng kaunting pananalita. Paano mo nagawa na nung panahon na pangit ang nangyari sa sitwasyon mo, gumanda naman ang nangyari doon sa negosyo mo? Paano nangyari? Alam mo kung ano nangyari? Na-stuck ka dyan na gusto mong umuwi, pero hindi ka naman hanggang dumating na natutulog ka sa labas ng bahay. Ganun yan. Ikaw na bahala magkwento. Good morning mga partners, no, yung mga nanonood, no. Konting ano lang, share lang naman. Tama yung sabi ni Coach August na yun, yung nasa Isabela nga po talaga ako, doon ako natuto talagang gawin yung network ng tama. Kasi sabi nga, pag nasa comfort zone ka, talagang hindi mo magagawa ng tama yung business. Yung time na yon kahit lockdown, yan, alam na alam ni na Coach August, sila yung aking mga nakasama sa mga pagti-training online para lalong mapalapit ako sa aking mga leaders. Iba't ibang training po yung aking kinandak para ma-sustain yung group. At yun nga, hindi nga ako nagkamali na despite ng napakahirap ng mga yung pinagdadaanan natin doon, kahit malayo sa family. Wow. Nagawa pa rin natin na gawin ng tama yung negosyo. Yun nga, yun yung parang lalong nag-trigger sa akin na ano pang gagawin ko doon sa isang lugar na wala akong kasama, kundi gumawa na lang ng kakaiba yung hindi ko nga akalain na yun na yung magiging yun pala yung magiging turning point ko para para lalong parang makuha ko yung kung paano ko makuha yung goals. Actually, hindi ko naman in-expect na magkasama tayo sa partners, pero grabe. Dito pala kay Loadmanna, hindi mo naman talagang achievable pala lahat, eh. Kahit hindi mo na ipangalanda ka na makikilala ka talaga dito, isa ka ng idealist ni Loadmanna, dahil nagawa mo. At sabi nga, malaking tulong yung mga training na tutulong natin sa ating mga coaches, kagaya ni Napo, Stochastic Band. Kasi good morning po. May extra time, extra money, tsaka wow, extra laging ginagawa. Kasi pag hindi mo ginagawa yun, pag wala kang ginagawa, talagang don't expect na magkakasya network. At yun yung napatunayan ko dito na ang pag-build pala ng network, talagang magagawa mo. Tinatawag na comfort zone.
Kaya yon, yun yung pinaka ano, hanggang sa ngayon, kahit ako nandito na sa Laguna, pag after ng mga trainings, talagang parang kahit sinong mga trainer, bati pa ng mga trainer. At yun nga ang pinaka ano, na lalong papilitan yung pagtuturo sa aking mga leaders sa ngayon. Kaya mga partners, ang may share kong iba pa sa inyo ay wag na quit. Alam na doon po sa mga nauna dito kay Loadmanna. Kasi pag kayo na quit, hindi nyo makukuha yung gusto nyo makukuha. Gusto yan, dami na po niyang mga achievements. Yun sa akin nga, parang nung ano, parang hindi nga ako makapaniwala na ako yung napasal. Wow! Napaka-humble talaga ni engineer. Tumulito yung pinagpuyatan muna. Sige, yun lang po ang mai-share ko mga partners, no? At so, good morning po sa inyo lang. Maraming salamat sa pag-unlap, engineer. Maraming salamat talaga. Ayun, maraming salamat sa sir, engineer. Talagang ikaw na magkaroon ng downline na ano o business partner na merong pay in sensation. Pay in sensation na Loadmanna. Oo. Oh, kaya doon sa mga ano diyan yung isang account, tatlong account ay dagdagan niyo na po ng account niyo katulad nung business mga business partner ni engineer. 30 accounts ang pinaka mababa. Wow. Mas matindi yung pay-in sensation ni engineer. Nasa mga 60 accounts yata yun. Isang tao lang eh. Kasi sabi nga, di ba ang pinag-uusapan natin dito, pagyaman. Di ba? Tapos, ang account mo, 1 account, 3 accounts. Mabagal. Mabagal yung pagyaman mo pag ganyan lang yung agiging accounts mo. Kailangan dagdagan mo. Kasi para yung pagyaman natin dito, mas mabilis. Yun. So, yun yung mga itinuturo natin, nila engineer yan, nila si Pots-August. Yung, ibig sabihin, kung wala kang ma-invite, invite mo yung sarili mo. Tama ba yun, engineer? Wala kang ma-invite eh. Tama. Pag walang ma-invite, invite nyo ang sarili nyo. Yun. Kasi pag yung sarili nyo, ano yan, yung nag-negative pa o mayaw na, eh magpatingin ka na sa psychiatrist. Pag in-invite mo yung sarili mo, tapos tumanggi, negative, ay nako, delikado yun. Delikado yun. So, ayun, yung napakaganda nung sinabi ni engineer, no? Dapat talaga, huwag tayong manatili sa ating comfort zone. Kami nga, sa ngayon, ang ginagawa namin nila, Coach August, is talagang nag-offline kami. Lumalabas kami sa aming comfort zone. Kasi walang pera sa bahay, ika nga. Ngayon, kung sa online dati ginagawa namin, naantay natin na tayo yung ano, yung para yung nag-aantay lang tayo ng nag-i-inquire sa bahay, tayong nilalapitan. Ngayon, ginagawa naman namin ngayon, kami na lumalapit sa tao para i-lock yung business. Di po ba? Hindi naman nakakayang i-lock yung business eh, kasi napaka-legit. Tapos araw-araw ginagamit ng tao. Hindi ito katulad ng mga ano, yung mga beauty products, yung mga food supplement na kailangan ano para makabenta ka, kailangan magdo-doktor-doktoran ka. Tama. Oh, ano ba ibig sabihin ng PhD? PhD. Ano? Oh. Parang doktor. Ay, grabe. Then pag magbebenta ka naman ng glutathione, pampaputi, tapos ang magbebenta niyan, katulad kong maitim, palagay nyo kaya may bibili sa akin. Wala, di po ba? Kasi, siyempre, dapat yung product mo, ikaw mismo gumagamit para paniwalaan ka ng tao na binebentahan mo. Pero yung product po natin sa Loadmanna, load, remittance, bills payment,
Hindi mo na kailangang i-explain yan eh. Kasi talagang lahat ng tao naglo-load, lahat nagre-remittance, lahat nagbe-bills payment. So talagang tao na talaga ang lumalapit sa product natin. Kaya napakadali pong i-alok mga partners. So kanina, kahapon pala, yung nag-offline kami dito lang sa may Santa Rosa. So marami kaming napapay in ng mga retailers, may dealer din, at nabenta namin ng mga dito SIM. So yung doon pa lang mga partners, talagang kikita ka na eh. Ibig sabihin, huwag ka lang mananatili sa bahay, sa comfort zone mo. Kasi sabi nga eh, back to basic lang tayo. In case na wala tayong ma-invite, eh back to basic tayo. Tayo magpumunta sa mga bahay-bahay, sa mga tinda-tindahan. So medyo konting ingat lang po tayo kasi alam niyo naman yung sitwasyon ngayon, medyo pandemic. So dapat ano yung mga health protocols, yung mga minimum health protocols gawin natin. Kagaya nga sa iba yan, nagda-double mask nga, yung alcohol, distancing. Yan, pwede naman eh, pwede namang gawin eh. Nagagawa nga namin eh. Kaya-kaya nyo rin gawin po yun. Napakadali lang i-alok mga partners, yung mga natutulog yung mga pins dyan. Mga retailer pins. Pera po yan. Opo, i-alok nyo yan. Kasi, pero inyo, 200 pesos isang retailer. Tapos ang kinaganda po niya, yung after sales. Bakit? Kasi sa inyo na magpapalot ng load wallet eh. Eh meron kayong 1.5% doon. Sa bawat retailer, magkaroon ka lang ng 50 retailer eh. 750, magpalod ng 1,000 a day yun. 750 pesos na yun, retailer pa lang. So, imagine nyo yun mga partners. Talagang, sabi nga eh, pag hindi ka kumita dito sa Loadmanna, tamad ka na lang talaga. Opo. Kaya ginagawa ng iba talagang, nagte-take action. So, dito, yung topic natin dito ngayon sa topic ng ating speaker is about technical. So, ang ginagawa natin dito, nagle-learnings tayo. Diba? Tapos, yung iba pong ina-attendan din natin, mga skills training, mga marketing plan, tapos ito po, technical. So, after natin ditong mag-learn, kailangan na natin mag-take action. Kasi hindi, kung puro learnings ka naman, hindi ka naman nagte-take action, wala rin, hindi ka kikita. So, dapat po yun, pag nagkaroon ka ng learnings, mag-take action ka na. Kasi alam nyo po, pag marami kang learnings dito sa Loadmanna, lalakas ang yung confidence. Confidence na i-alok yung business sa tao kasi alam na alam mong ipaliwanag. Kasi nga, sagana tayo ng learnings sa pamamagitan lang din sa pag-a-attend ng mga webinar. At libre po ito, libreng-libre. Di po ba? Napakaganda. So, ayan. Ano na tayo? Marami na tayo. Sa siguro exactly 7 p.m. mag-start na po tayo para ano. Tawag tayo kahit ilan pa dun sa ating mga para makilala natin kahit paano na hindi laging tayo nagsasalita. Roll call ka na lang o kaya toss ko yung gusto mo. Ayan. 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 Marami na tayo rito. So, ayan. Meron na tayo 7 p.m. mag-start na po tayo. Ayan. Unti-unti nang dumadami sila. Ayan. Marami na akong ina-admit. Gusto ko pakinggan to si Robert eh. Si Sir Robert Pakurit. Yan, Sir Robert Pakurit. Sir Robert, good morning. Hello po, Sir Robert. Sir Robert Pakurit. Ayan, hindi yata tayo naririnig ni Sir Robert. Ayan. Yan, yung isa naming leader, try natin to si Ma'am Christel. Kaya Ma'am Christel, baka pwede po naming mahinga ng konting pagpapakilala. Paki-on po lang yan. Sige po. Ako po si Christel Lagmay. Naging member po ako noong April. Kung na maalala kung kailan po 'yon.
Pero naging masaya po ako kasi naging member po ako ng Loadmanna at marami po ako mga natutunan. Ganyan din po na nagpapasalamat din ako kasi much more na naging widen ako sa system. Kahit na medyo busy minsan sa aking anak. Yan lang po. Salamat. Okay. Yan po. Maraming salamat, Ma'am Crystal mo, sa iyong pagpapakilala. So, ito po, marami tayo dito mga member, mga nanay, mga mayroong trabaho. So, gawin lang nating part-time, extra income, ikaw na. Kasi, hindi pwedeng isa lang yung yung business mo sa panahon ngayon. Talaga dapat dito, meron kang another source of income. Ito nga po yung Loadmanna. Pero pag natutunan niyo po talaga to at inaral niyo tong business na to, katulad ng pag-aaral na ginawa ng mga pioneer dito, katulad nila engineer, saka yung iba pang mga leader dito, talagang full-time po sila sa Loadmanna. Kasi nakikita nila, mas malaki talaga ang kikitain mo dito kumpleto sa mga merong trabaho. So, hindi po kami against sa, hindi po tayo against sa merong trabaho. Ha. So, kailangan bigyan din natin ng pag talagang ready ka na yung big sabihin yung kinikita mo rin sa Loadmanna is na to sustain mo na, so pwede ka na mag-decide siguro, pero kung medyo baguhan ka pa lang at unti-unti mo pang inaaral si Loadmanna, yun, pwede ka po, pwede niyo pong pagsabayin sa mga free time niyo si Loadmanna, gawin niyo aralin niyo at makikita niyo po. Ako po 2 years na ako ngayong kasi nag-resign lang ako last January dito sa Laguna Technopark. Dati pa akong OIC ng mga security. January 2020, nag-resign ako kasi nag-full-time na pa ako sa Loadmanna. Ayan, magkakasama kami nila Sir August, nila Coach August, sa Hatawan, offline, online. So, yun po, hindi naman po ako nagsisi sapagkat dito po sa Loadmanna is kinikita ko naman po masigit pa kung ano po yung kinikita ko doon nung ako po'y empleyado. So, ang maganda lang dito sa Loadmanna is meron kang time freedom. So, wala kang boss, sarili mo oras mo, walang mang-i-stress sa'yo. Ilang inaganda, mga partners. Kaya, yeah, katulad dito, nandito kami ngayon sa, sa isang office. Office to lang isa naming leader. Nandito kami, kaya hindi, galing kasi kami sa offline dito sa may Makabling lang. Hindi na kayang abutin makauwi ni Coach August, kaya dito na lang siya magpe-present. Yes. Okay. So, okay. Ay, hindi ako mag-i-start kasi hindi mo pa ako napakilala. Power! Naka-mute. Sige. So, mga partners, para ayan, 7:03 na. Sabi nga, lumalalim naman na yung gabi, hindi naman daw inuhukay. So, mag-start na po tayo. So, ipapakalala ko na po ang ating powerful coach. Ay, Bisaya. Para kasi mamayari na, coach. Ang ating pong powerful speaker natin ngayon, ang kanya pong topic about po sa technical application orientation. So, para po doon sa mga baguhan dyan, yung mga nakapag-papiin po kayo, naka-invite kayo, sabi nga ni Ma'am Liza, what's next after 3998? Diba? So, napapiin nyo yan. So, kailangan talaga aralin yan, lalong-lalo na itong technical aspect ng Loadmanna. Kasi ito yung natin eh. Talagang kailangan aralin. Ayan. Admit lang ko ng admit. Kaya ako na Yan. Ang daming pumapasok. Yan. Kailangan po talagang ipa-attend ninyo mga partners yung inyong mga invites, lalo na yung mga baguhan. Dito po sa technical application orientation. Para po talagang nalalaman ng ating mga invites paano po i-navigate itong system ni Loadmanna. Ang maganda rito mga partners, hindi na kayo magpapaliwanag. Kasi ito na nga po yung ating mga coaches, ating mga speaker, sila na po yung nagpapaliwanag para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. Ang gagawin nyo lang is paatinin nyo lang po dito sa very nice na ito.
Yun lang po ang kailangan, pati ninyo po rito, huwag na kayong mag-explain. Pati ninyo lang dito, sila na bahala, sila mga speaker natin, sila na mag-present para sa inyo. Di ba po, napakadali. Then, kayo din, kung medyo nahihirapan sa technical, sumama na rin kayo. Join na rin kayo. Pares kayong mag-join. Para po pares kayong matuto. Ma-interrupt ko lang, Sir Norman. No? Baka gusto nilang marinig yung ano, module. And module po kami kasi dito eh. Ang module namin, yung tungkol sa, narinig ba ako, Sir Norman? Oh. Ayan. Bali, ang module namin na gusto sana, kaso pag nakakuha tayong MST, baka gusto niyong marinig yung ano, technique na invite ka ng invite, wala kang ma-invite. Recruit ka ng recruit, wala kang ma-recruit. Tama ba yun? Ma? Nakaka-relate po ba yung marami? Ma! Recruit ka ng recruit, wala kang ma-recruit. Invite ka ng invite, wala kang ma-invite. Ayan. Kaya sasabihin mo ngayon, ang hirap pala. Paano nila nagawang naka-isang milyon? Di ba engineer ganon? Recruit ka ng recruit, ikaw maka-recruit eh. Pero alam mo, yan natuwa si Engineer Baner. Alam nyo bang may module? Huwag kang mag-recruit nang maka-recruit ka. May module na gano'n. Narinig mo na yun, Engineer Baner. Huwag kang mag-invite nang maka-invite ka. May gano'n. At pwedeng elaborate niya ni Sir Norman bago tayo magsimula. Paano ba yun, Sir Norman? Yung mga gano'ng paano, pamamaraan? Ayun. So, shout out ko muna. Oh, nag-join sa atin si Tatay Manding. Si Tatay Manding, Amerika. Hello po, Tatay Manding. Ayun. Good morning po. Ah, good morning po. Napakasipag ni Tatay Manding, talagang gustong-gusto talagang malaman yung technical application about dito sa recruit, Loadmanna. Recruit, wala kang ba-recruit. I-inopin, wala naman na PPE. Ang power recruit show. Ay, kailangan nyo kasing matutunan na hindi ka nagre-recruit, nakaka-recruit ka. Gusto nyo matutunan yon? Kaso hindi ko may itatakal ngayon yun. Hindi. Eh. Hindi po itatakal ikot sa August yun kasi skills training yun eh. Eh, tapos sa kanya, about sa technical aspect, yung how to navigate the Loadmanna application. So, mga pahapyaw lang po yan. Pero in case na nag-reshuffle at napunta naman si Sir August sa mana skills training, baka itakel niya yan yung kung gusto mong mag-recruit, maka-invite, huwag kang mag-invite. Pwede ba yun? Narinig niyo na ba yung ganun topic? Sir Coach JP, narinig mo na yung ganun topic na hindi ka nag-i-invite, nakaka-recruit ka? Wala pang ganun yata, Coach. Ay, narinig ka ng ganun module. Baka gusto mong marinig, ay, di ba ba yun namin? Hindi pa raw naririnig ni Coach JP yun. Yung kung gusto mong maka-invite, huwag kang mag-invite. Antindi nun. Power yun. Gusto na marinig sa sunod. Ayan. Saka meron pa isa. Ano yun? Ito. Ayan, di ba, tinuturo sa LMP yung 21,000, 63,000, 148,000. Ito naman yung sinasabi ni Coach. Di ba lang 700, basta totoo. Yes, power! Di baling 700, basta totoo lang. Tama. Anyway, ayan, lumalayo na pa tayo. Papakilala ko na po yung ating power call coach. Okay po. So, mga partners, ang ating pong speaker ngayon is, ito po, isa sa mga pioneer sa Loadmanna. Ayan, mga kasabay niyan, sila, Engineer Paner. Yan, mga year 2, 2017. Nasa, isa na rin po siya sa Millionaires Club. Nasama na po siya sa Millionaires Club nung last year pa, third year anniversary. Isa na rin po siya ang car achiever. So yung kanyang car po, yun pong ginagamit namin ngayon sa pag-offline. At least medyo, ano, hayop ang dating. Sabi nga, pag nakakotse. Sabi nga nung pork chop doon eh. Ano sa hapon ang mayaman? Sabi nung isa, nakakotse. Oh, pero sabi naman ng isa. Parang Tagalog talaga eh. Hindi yata hapon eh. Ako magtatanong ako muna pa konting intermission. Oh. Magtanong ka, ikaw pala magtatanong. Oh, 'yan. Ano sa hapon ang guwapo?
Wapo. Kamukha ko. Ano sa hapon ang pangit? Lupit. Kamukha mo. Ay, grabe. Diba? Hapon na hapon, diba? Ayan, ayan. Intermission lang po yun, mga patres. So, pumunta na po tayo dun sa ating talaga. Topic. So, naipakilala ko na po yung ating coach. Is as a millionaire's club na po siya. Car achiever. Pioneer sa Loadmanna. At ito po, hindi ko na ako makakabahan. Baka na-excite na kayo sa kanyang topic about sa kanyang how to connect your messenger loading, how to use messenger loading, how to use online loading. Yan. Napaka ano po yan. Kung meron po kayo dyang papel at ballpen, pwede po kayo mag-jot down. Kasi sabi nga is mas powerful daw ang pluma kaysa sa utak. Wow. Di po ba? Mas maganda po, meron tayo, nagsusulat po tayo dun sa susunod ng ating coach. Sapagat po, mas matututunan niyo po ito, may-apply niyo sa pang-araw-araw na gawain natin dito sa Loadmanna. So, ito na po, mga partners, ang ating pong power club, powerful coach, ang akin pong upline, si Coach Augusto Hikban. Palakpakan po, palakpakan! Palakpakan! Ay, salamat naman po. Salamat, salamat. Ayan, very nice. Para mapabilis po tayo na pero hindi po ako magsisimula na hindi pa salamatan ng aking duplicate. Yan ang tinatawag. Tandaan natin ha, sa business natin na multi-level marketing, dapat maganda yung duplication. At ang aking duplication ay yung tinatawag na aking general. Yan, isa sa aking leaders. Si Coach Norman Credo. Palakpakan po natin si Coach Norman Credo. Napakaganda, napakaganda. Ayun po, bago na lang, para hindi na po tayo magtagal, punta na po tayo sa slides. Pero bago po tayo magpunta sa slides, dayaan nyo po muna akong ipakilala. Nakikita na, ay, hindi ako nakikita dahil hindi ako nag-share screen. Dapat po, nag-share screen muna ako. Ayan. Nag-share screen po ako para makita natin kung ano po yung nasa aking screen, mga partners, no? Ayan. Nakikita na po ba yung aking screen? Malinaw naman yung aking boses. Nasa tabi kami ng kalsada at nagpapasalamat kami na hindi ganun kaingay. Na hindi pumapasok yung ingay dito sa ginagawa nating tinatawag na webinar. Ngayon po, at ngayon po tayo, magsimula tayo ng ating tinatawag na slides. Pero itong slides pong ito, isang patikim lang. Bakit? Salamat po sa ating Coach Norman Credo at isa sa mga aking leaders. At marami pa pong mga katulad siya. At hindi naman pwedeng lima ang magpapakilala. Magtatagal tayo. Ngayon po, bago po ako magsimula, magpapakilala lang po yung tinatawag na speakers ng Loadmanna. Pag sinabing speakers, hindi lang ako. Marami po. Kaya simulan na po natin. Para tuloy-tuloy po itong ating learnings. Tandaan po natin ha, the more you learn, the more you earn. At totoo yun. Hindi mo yung may tatanggi eh. Gawin mo siyang online, offline. At alamin mo kung saan yung iyong strength. At dito po, ipapakilala ko po ang mga nakahanay at mga nagpe-present sa ating tinatawag na webinars. Ang Speakers Bureau ng Loadmanna. Simulan po natin. Ako po, napakilala na si Sir Norman, pero maganda yung may visual aid na eh. Yan po, ako po si Coach August sa technical application. Last year po, dahil po sa pagsusumikap po, umupo. Kasi po, kaya ako narating yung kinalalagyan ko ngayon, dahil hindi ako tumitigil na aralin yung business. At hindi ako tumitigil na marating yung goal ko. At ang higit sa lahat, tandaan nyo, huwag kayong tumigil na ma-excite. Kasi yung excitement ang bumubuhay ng iyong pangarap. Tandaan nyo yan ha, ang excitement ang bumubuhay ng ating pangarap. Doon po sa atin sa live, no, paki-page lang po yung ating customer service. Kasi doon po sa aking live streaming, sa aking personal o kaya yung grupo na page na Loadmanna International, may video naman. Siguro, may problema siguro yung... Ay, meron na.
Ay, salamat naman, may video na. Oo, nabasa. Ngayon po, yung baka naka-open po, Ma'am Mary Ann, yung inyong ano, tinatapon na mic. Paki-off lang po, Ma'am Mary Ann. Salamat po. Yan. Dahil nga po, ginawa ko pong aralin si Loadmanna. Ako po, noong nakaraang taon, 2020, hello, Ma'am Mary Ann, paki-off lang po yung mic. I-touch ko lang po yung screen. Ma'am Mary Ann, itouch mo. Tapos i-off lang po, Ma'am Mary Ann. Opo. Ayan, salamat po. Maraming salamat. Ang nangyari po, dahil sa inaral ko siya, kasama po ako sa tinatawag na superstar. Yung superstars na yon, tatlo po ang nakagawa nun. Si ako po, Augusto Iqban, Sir Roland Di Malanta, at si Pastor Armin. Ano po yung category? Kumita po ako ng 400,000 up to 500,000. Tingnan nyo ha, 500,000, kalahating milyon sa loob ng isang taon. Ang tanong, hindi ka ba naman talaga may excite? Pag hindi ka na-excite sa kalahating milyon na nasa Pilipinas ka lang, hindi ko na alam kung ano pang excitement makapagpapa-excite sa'yo. Ngayon, kasama rin po ako nung isang taon, kasabay ko po si Sir Babson, si Coach Babson Salvador, isa sa mga pioneers ko din po. Sir Ariel Caceres, Ma'am Telma Tolentino, ayan po, pang-apat po ako sa tinatawag na mga bagong Millionaires Club noong 2020. At hoping makasama ko na rin dyan si Engineer Paner. At alam ko namang kayang-kaya niya yan. Baka nga kasama na siya eh. Baka kasama na si Engineer Paner sa Millionaires Club. Tapos si Ma'am Maria Leonora Masangkay at si Ma'am Jima Salazar. Kaya dyan po, yan yung mga achievement ko bilang isang nagsusumikap sa Loadmanna at sana kayo rin. Ganun po. Then, ang nakakatuwa talaga, bakit di ka matutuwa? Ang dati ko pong trabaho ay isa po akong street vendor, may rolling store. Nagtitinda po ako na never in my wildest dream na yung isang tinatawag na street vendor na nagtitinda ng taho, nagtitinda ng fishbowl, ng kwek-kwek, magkakaroon ng isang brand new car. Paano ka ba namang hindi talaga ma-excite sa negosyong to? At sana po ma-internalize nyo na for the past 20 or 15 years of your life na ginagawa nyo yung inyong kabuhayan. Pag sinabing kabuhayan, pwedeng yan ay business o kaya empleyado ka. Ngayon, for the past 20, 30 years na nagtatrabaho ka, walang pagbabago, ini-invite ko po kayo na gawin ang Loadmanna bilang bagong gawain nyo sa inyong future. At mangyayari po yan sa pamamagitan ng tinatawag na seminar po natin or webinar online. Then punta po tayo. Ang akin pong tinatawag na business, eto po makikita nyo, siyempre ang pangalan ng company, Loadmanna. Sa pangalan pa lang, alam mo na fried chicken ang tinitinda, tama ba? Hindi, siyempre, di ba? Ang primary na service or product ni Loadmanna ay load. Cellphone load or cable load. Pero ang higit sa lahat, napakaganda na nangyari. Wala pang isang taon noon si Loadmanna, nagkaroon na siya ng smart padala. Which is sa iba po ng mga tinatawag na loading company na mas nauna pa sa Loadmanna, puro loading lang po sila. Wala silang smart padala at wala rin silang application. Kaya dito nyo po ma-appreciate gaano talaga kadedicated yung company ng Loadmanna na mag-innovate. At hoping po maliwanag po yung aking pagsasalita na in spite na nasa kalsada kami, totoo po, along the highway po kami, along the highway. Isang hakbang mo lang kalsada na. Yan, ganun po. Dahil ginagawa talaga namin yung aming business. Ginagawa through online sa pamamagitan ng Facebook ads, sa pamamagitan ng YouTube, sa Instagram, pwede rin naman sa Twitter. Napakalaki ng venue para gawin ng business. At isa po sa mga tinatawag na feature ng Loadmanna ay yung wallet-to-wallet, smart padala. Meron din po tayong bills payment. Napakaganda talaga. At ang isa sa nakakatuwa sa business na to, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. At makikita nyo po yan sa ating marketing plan.
ipinakikita ko lang ano yung business na itatackle natin. Yan. Ang isa po sa mga nadagdag sa ating mga feature ay yung Consulta MD. Yan po. Kailangan nyo po kasing malaman yan na hindi lang tayo loading company. Hindi lang tayo yung remittance company. Kundi marami tayong servisyo na totoong kailangan na kailangan sa panahon ngayon. Bakit? Kasi napapanahon po yung Consulta MD. Bakit? Kasi po lockdown. May karamdaman ka. Maliwanag ba, Sir Norman, yung boses ko? Maliwanag. May karamdaman ka. Paano ka lalabas kung bawal lumabas? Tama? Eh paano kung sumasakit ang tiyan mo? Paano kung mayroong nahahigh blood? Pero ngayon, hindi na problema yan. Kasi meron na tayong telemedical na Consulta MD. Na ang nakakatuwa sa ano na sa feature na yan ng ating Consulta MD, hindi mo na kailangang humingi ng appointment. Hindi mo na kailangang maghintay ng doktor. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. At ang makakausap mo online sa tinatawag na pwedeng video call or phone call ay mga professional na doktor. Kaya nakakatuwa talaga, lapat talaga tayong magsaya na idinagdag ito ng company ang Consulta MD. Ano pa po yung nadagdag? Viva Max! Yan! Baka naman, di ba? Si Viva Max ay nadagdag. Ito po yung tinatawag na Pinoy version ng Netflix. Napakaganda po nito. Bakit? Dahil matututunan natin dito yung tinatawag na kultura ng Philippine cinema hanggang sa ngayon. At dito po, marami rin ditong mga Korean novela na ginawang Tagalog, Tagalized na siya. At yan po, makikita nyo po yan sa mga susunod topic, paano po ma-avail yung Consulta MD, which is ay tackle dyan a month ago. Paano siya ginagamit? Paano nakakapag-register? At yung Viva Max naman po, pinag-usapan po yan at pinresent ang isa sa napakahusay nating tinatawag na speaker, certified speaker, Coach Gilbert Bengwa. Yan. Ano pa po? Punta naman po tayo sa ating mga speakers na hindi lang ako. Maganda po kasi bago tayo magsimula, makilala nyo na hindi lang ako o si Ma'am Coach Aling Racatera ang maririnig nyong speakers dito. Una ko pong ipinakikilala sa inyo ang isang certified speaker, si Ma'am Aling Racatera, and they called her Coach Aling Racatera, na isang municipal stakis at isang team leader din. Sino po yung isa pa na tinatawag na certified company speaker? Si Ma'am Abby Bautista, and they called her Coach Abby, isang barangay stakis, isang mompreneur. Wow, mompreneur. At isang team leader din. Mapapansin nyo, laging may team leader eh. Siyempre naman, meron silang inililid. At yung inililid nila, yun po yung maswerte. Bakit? Fully equipped yung mga apply nila. Bakit? Certified speaker ba naman eh. Then, sino pa yung mga kasama? Si Ma'am Coach Liza Margallo, ng barangay stakis, mentor at isang team leader din. Sino pa po? Ayan, si Coach Ian Sedukis, ang tinatawag na Alden Richard ng Loadmanna. Yan, si Coach Ian Sedukis, mapapansin nyo po, hindi po talaga siya photogenic. Mas maganda ma-meet nyo siya in person. Ang gandang lalaki nito pag nakita nyo ng personal. Hi, power! Opo, talaga yun. Ang gusto niya po, wag daw i-photoshop ang kanyang picture. Kaya ganyan yung itsura niya. Pero ang totoo, napaka gandang lalaki. Hindi siya telegenic eh. Hindi siya photogenic. Hindi ko lang malaman kung ano yung tawag ng guwapo sa personal. Baka alam mo, Coach Norman. Hindi ko kami alam. Handsome sa personal. Yan ang tinatawag na Alden Richards ng Speakers Bureau ng Loadmanna. Punta po tayo sa iba. Ito po, isa sa bago nang nadagdag na mga speaker, si Ma'am Jenny Imas or Maskirala na Pastora. Isa po siyang pastora na dati inililid niya yung mga tao pala
malapit sa Diyos, pero ngayon, hindi lang sa Diyos niya inililid. Inililid niya na rin pati sa pagyaman. Kaya isang napakaganda po na mapadagdag sa Speakers Bureau ang isang taong may takot sa Diyos. Yan, eto naman po, isang tinatawag na mentor in profession. Bakit mentor in profession? Karapat dapat lang talagang masapasama si Coach Gilbert Bengwa sa linya ng mga certified speaker ng Loadmanna. Bakit? Isa po siyang teacher by profession. Wow! Teacher talaga, nagtiteach. Kaya karapat dapat talaga na mapasama si Coach Gilbert Bengwa at i-share ang kanyang skills sa ating Loadmanna Technical Application Orientation. Isa siyang trainer, team leader at Mindoro Mobile Stockies. Ayan po. Ako naman po yan, dahil nakilala nyo na, i-skip ko na lang. Ayan. Pero meron pong humabol na bagong-bago, mainit-init pa. At nakadalawa na po siyang presentation. Wala pa dalawang linggo. Parang pandesal. Mainit-init pa. Mainit-init pa. You see what you get. Tingnan nyo naman, napaka-hot. Parang matini idol ng Viva. Siya po, ang pangalan niya, si Coach Joven Alerta. Yan. Isa po sa mga tinatawag na haligi. Tingnan nyo, haligi. Ah. Bakit? Kasi po, hindi lang po siya pioneer. Isa po siya sa mga tinatawag na top earners nung first year anniversary ng Loadmanna. Wow, grabe. Talagang pinapalakpakan tong taon to. Yan. At dito naman po, may papakilala pa ako na dagdag sa tinatawag na Speakers Bureau na mga tinatawag na resource person. Resource person, yan. Ano ba matatawag mo sa resource person, Sir Norman Credo? Consultant. Consultant. Very good. Salamat naman dito sa akin partner. At nasasabi ko ano talaga yung mga kailangan sabihin. Isang resource person, isang consultant. Bakit? Kung gusto nyong konsultahin, paano lumaman? Hanapin nyo itong taong to. Ang pangalan, Coach Babson Salvador. Kung gusto nyo umaman, hanapin nyo yan. Kung gusto nyo rin pumogi, hanapin nyo rin siya. At matunog ang pangalan ng taong to. Nagalim mo, sir. Agal, eh. Dami intermission, eh. Ayan, ah. Nag-e-echo pala. Kaya, tingnan natin ang mga kasama pa natin. Si Coach Lito Hona. Bakit natin pinapakilala itong mga taong to? Kasi kailangan po natin ma-appreciate na hindi lang iisa ang bumubuo sa Speakers Bureau. Kaya para hindi na tayo magtagal, napakilala na natin yung kabuuan ng Speakers Bureau at yung tinatawag na resource person natin, si Coach Babson at si Coach Lito. Pupunta na po tayo doon sa ating tinatawag na presentation. Yan. Salamat po. Ang gagawin po natin ngayon mga partners, isasara ko po yung tinatawag na slides. Yan. Kita pa, Sir Norman, no? Yes. Nag-e-echo daw tayo. Baki, ano lang, pakimute. Pakimute. Okay na, Coach. Ayan, okay na. Ang pupuntahan po natin yung tinatawag na LMRP. Ayan po. Ayan, enough ko na. Enough na, enough na. Ayan, narinig pa nga kita eh. Hindi mo in-off, naka ano. Ayan. Yan ang tunay na off. Ayan. Sa ngayon po, makikita nyo po yung ating LMRP. Kung sino man po yung may tinatawag na ganitong application. Hindi siya application, ito po yung website. Ang pangalan niya, pupunta po kayo sa URL. Doon po sa cellphone nyo, may makikita po kayo, pumunta kayo sa inyong Google. Nandun sa pinakataas, yun po yung URL, i-type nyo po yung retailer.loadmanna.ph. Mare-redirect po kayo dito sa ating website. At ito po yung magiging topic natin, mga partners. Pero ang gagamitin ko po, yung aking laptop. Kasi pwede siya sa laptop. Then, kung sino ang gustong sumabay, gamit yung cellphone niya, at yung meron man na mga ganito, kasi pwede siyang ilagay na sa home screen na ating cellphone, na may shortcut siya, may shortcut. Pero kung wala po kayong shortcut, mga partners, i-type nyo lang po dun sa Google sa pinakataas, yung pinaka URL niya.
i-type nyo po yung retailer.loadmanna.ph at kung sino man po ang handa na, ini-invite ko po ngayong sumabay. Ang gagawin ko po muna ngayon, magla-login ako. Magla-login po ako. Ang gagawin ko po, magpo-forget password muna ako dahil nga makikita yung password ko pag in-encode ko ngayon. Mapapansin nyo po mga partner sa bandang dito. Nakikita nyo po ba yung aking arrow, yung pinakano ng mouse, ayan po, yung arrow. Ikiklik ko po yung forget password para po makapag-sign in ako. Pag kinlik nyo po yan, ayan, nagkulay pula siya. Ang mangyayari, bibigyan po ako ng tinatawag na password. Ayan. Yung password po, mapupunta yon dun sa aking message. Ayan. Sa message ko po, papasok doon yung tinatawag na password. Kasi po, nag-forget password ako para makapag-login. Ayan po, hope nakikita nyo, no? Titingnan ko ngayon yung aking forget password. Ayan, hindi pa siya dumarating. Pero meron pong nauna kanina. Susubukan ko po yon. Ngayon, magsasubmit po ako noon. Ang ilalagay ko po doon, ito ha, tingnan nyo mga partners ha, papasok ako sa forget password. 0949, yan yung number ko, 3960524. Sabayan nyo po ako. Kung nag-forget password ka, ito po yung makikita mo sa cellphone mo. I-type mo po yung number ng cellphone mo. 0949-396-0524. Sa akin po yan. Hindi ko po alam yung sa inyo. Tama? Kaya i-click ko po yung submit. Ayan, may nakita po kayong kulay blue sa taas, no? Forget password successfully. Ganyan po ang pagpasok kung ang mangyayari po, nakalimutan nyo yung password. Pero ako sinadya ko po. Bakit ko sinadya? Para po hindi makita yung aking password at alaman nyo rin kung paano mag-forget password. Ngayon, ang sabi ngayon, dumating sa akin, yan, dumating po yung tinatawag na password na, eto po, itatype ko. Yan. Magla-login po ako ngayon sa aking account. Ayan. Ang gagawin ko po, magsa-sign in na ako. Yan, di. Yan po yung akin, yung kulay blue, napansin nyo po, no? Then, pagka-sign in ko pong yan, yung password, ilalagay ko po yung bagong dumating sa akin. Hope, nakakasabay po kayo, no? Kung nag-forget password kayo, may darating na password sa SIM card nyo na naka-register, then itatype ko po yung dumating sa akin. Ang dumating ay 62 32 32 11. Yan. Ang gagawin ko po, nung mailagay ko na yan, magsa-sign in ako. Sign in. Yan, makikita niyo po. Hindi pumapasok yung mga ano. Yung mga papasok, nagpapapout ba? Ayan, yan. Ayan po. Nung nag-sign in po ako, ito po yung makikita niyo mga partners. Hope naririnig niyo ako mga partners, no? Yes, ang gagawin ko na lang, i-update ko yung password. Ngayon, ang mangyayari po niyan, pag in-update niyo po yan, yun na yung magiging password ninyo. Tama? I-update ko ngayon yung password. Pero, ang mangyayari po, pag in-update niyo, mapapansin niyo sa screen, etong bandang portion na to, may nakasulat po siya na hihingi ng change password. Kaya ang gagawin ko ngayon, para mawala yung kulay pula niya, then mailink ko siya sa messenger bot, ikiklik ko po yung change password. Hope nakakasabay po kayo. Step by step po yan. Hindi tayo mabilis. Ngayon, ang mangyayari po dun sa change password, pupunta po tayo doon sa account information. Ayan. Ayan. Dun sa account information, makikita nyo po yung account ko. Ayan, no? O account ninyo. Dahil kanyo, inyo po yung ginagamit nyo eh. Ang gagawin natin, ililink natin, naka-unlink siya. Pero before that, gawin muna natin to dahil pumupula siya yung change password. Ayan. Pagka-change password, may makikita po kayo rito sa bandang kanan ng screen. Ayan. Mag-change password ako. Total, nakikita nyo naman, malalaman nyo rin yung gagamitin ko. Gamitin ko na lang yung pangalan ko kasi mamaya babaguhin ko rin naman yan. Yan po.
ang gagawin lang natin ay mahirap kasi marami nga palang laman na pera yung aking account. Baka sabayan. Ganito mo ko yan, mag-ingat kayo, no? Ipapauna ko na sa nakikinig, no? Yung ating tinatawag na messenger bot, ingatan nyo yung password. Bakit? Kasi pag nakapag-login sila dun sa na-hack nyong FB na nakalink, pwede po nilang gamitin yung inyong account. Yun po. Kaya ang pinakamaganda nito, ang gagawin ko na lang, ililink ko muna. Ililink ko siya. Hindi muna ako mag-change password. Sa other time na lang natin, kasi baka meron tayong mga nanonood dito, hindi lang naman yung gustong matuto ang nandito, pati scammer nandito po. Kaya pupunta po ako sa paglilink na lang. Pupunta po ako sa account information. Then mapapansin nyo po dyan, mga partners. Andyan po yung username mo, akin, Augusto123. Yung email address ko, dapat may email address po kayo dyan. Kasi hindi po kayo makakagawa ng walang email. Then piliin nyo, siyempre, yung English. Yan. Yung time zone, wala na po kayong babaguhin dyan. Ang gagawin nyo na lang po, ililink nyo yung tinatawag na inyong account. Pero dito po sa akin, mapapansin nyo, nakalink na siya. Nakalink siya. Ang gagawin ko ngayon, granting, ililink ko siya, i-unlink ko po siya, mga partners. Ayan, unlink. Nakita nyo na unlink, di ba? Pagkatapos, ikiklik ko rin itong banda rito sa baba, sana nakikita nyo, no? Enable message, messenger loading. I-disable ko rin siya para po makapasok tayo doon sa tinatawag paano i-link yung account. Ayan. Nakita nyo na po, no? Ini-unlink ko, ibig sabihin tinanggal ko sa pagkakalink. Ang gagawin naman natin, granting, nung matanggal na siya, ililink ko siya ngayon. Sana nasusundan nyo, ha? Ililink ko siya. Kaya kung kayo po, bago pa lang dito, wala pa kayong messenger loading, ito po ang makikita ninyo. Hindi siya nakakonect sa app, pati yung SMS, tanggalin din natin, hindi rin siya nakakonect sa SMS. Granting, nagsisimula pa lang kayo. Sabayan nyo ako, mga partners, granting, hindi pa kayo nakakagawa ng messenger bot, hindi pa siya nakalink. Ito po ang makikita ninyo pag nagdaan kayo rito sa account information. Ngayon, ililink na natin. Granting, hindi pa siya nakalink. Ang ikiklik nyo po, mga partners, ay yung SMS. Ayan. Nagkulay green na, di ba? Then, enable messenger loading. Ang gagawin natin siyang able, enable. Ayan. Nakita nyo, kulay green na, no? Yan lang ang gagalawin nyo, ha? Huwag nyo na itong galawin yung taas. Yan. Pagkatapos, eto po, may nakasulat dito. Here. Ayan. Makikita nyo po, i-click nyo po itong here, itong may arrow. Yan. I-click nyo po yan. Ang gagawin po niyan, mga partners, i-re-redirect kayo sa Loadmanna Social. Yan. Hintayin po natin na... by the way, ang ginagamit ko po rito ay yung tinatawag na Dito SIM. Yan. I-re-redirect kayo sa business page ng Loadmanna Social. Ang gawin nyo po, scroll down ninyo. Ayan. Pagka-scroll down, hanapin nyo po yung Get Started. Ayan. Get Started. Ba, wala pala rito yung Get Started sa Loadmanna Social, ha? Sa cellphone po, meron po yan. Yan. Send message. Ang dapat makita natin dyan yung Get Started. Wow. Wala pala ang Get Started. See all. Subukan natin. Baka makita natin dito. Kailangan i-click po natin yung nakasulat na Get Started. Since wala siya, hanapin natin dito. Ang ginagamit ko po ay yung tinatawag na laptop natin. Ayan. Ang nangyari po, mga partners, hindi pa pala siya na-unlink. Kaya ang gagawin ko, para lumitaw yung Get Started, i-click ko po ito. Ayan. Palakihin natin siya. Send message. Ayan. Ang gagawin po natin dyan, mga partners,
I-clear ko po yan, i-clear. Show top menu. Ayan. Uulitin ko mga partners ha, may nagpa-pop out kasi. Dito sa Loadmanna, sa bandang upper right, hindi pala upper left, nasusundan nyo ako, etong may kurso, upper left na nakasulat, Loadmanna, tapos may bilog na, eto po yung kulay red. I-click nyo po yan, kung ang gamit nyo, eh yung tinatawag na laptop, kasi iba po yung po, ano eh, set up sa tinatawag na messenger, feature. Iba po yung feature sa laptop, iba yung feature sa tinatawag na cellphone. Pero sa cellphone po, nakalagay po yan sa bandang upper. Pero ang gagawin natin, ito turn off po natin or delete chat para makapasok po tayo sa get started. O, titingnan nyo po mga partners, i-delete ko yung chat. Delete chat. Ayan, nung ma-delete ko po yung chat, lilitaw na dyan yung get started. My goodness, hindi pa rin lumalabas. Ano, click natin. Yung Loadmanna. Turn off messages. Nandun ko so sa baba. Get started. Nasa baba na ba? Get started? Yung sa messenger. Yung sa kanyang coach. Yung sa send message. Sa box niya mismo. Tingnan natin dito. Wala po send, rito na... Send message coach. Send message. Ayan. Yes. As ibaba mo coach. Meron kanina yung get started yan. Sa cellphone, madali siyang makita eh. Ang gagawin natin, kung ganito ang setup sa cellphone, pupunta po tayo sa laptop, subukan natin sa cellphone, mapupunta tayo sa cellphone. Open in messenger. Wala, hindi siya ma-turn off. Open in messenger, new messenger, turn on messages, delete chat. Delete ulit natin. Send messages. Hindi naglalumilito yung get started eh. Kasi pag nag-get started tayo, makikita nyo po doon kung paano ginagawa yung tinatawag na paglilink. O, send messages daw. Ayan. Ayun. O, di, ang gagawin po mga partners, kung ang ginagamit laptop, pupunta po tayo sa send messages. Ayan. Ang gagawin po natin para ma-link, sana nakakasunod no? I-click natin, ulitin natin ha. I-click natin yung send message. Kung ang gamit nyo, laptop ha. I-click natin yung get started. Ayan. Remove. Ang nangyari, get started siya. Hindi siya nagpapalo. Siguro mas maganda gamitin natin. Wala sigurong link to. Dahil sa cellphone mas maganda. Punta po tayo sa cellphone, mga partners. Ia-unlink po siya. Cellphone na lang, mas madali para masabayan nyo. Ang gamitin nyo na lang sa laptop pag nakalink na siya. Yan. Kasi ito ay tinatawag na actual. Kaya makikita nyo talaga yung mga glitches, ano ba talaga yung meron. Ayan. Stop presenting ko po siya. Pupunta po ako ngayon dito sa cellphone. Para pare-parehas po tayo, mga partners. Mag-share screen po ako. Start sharing. Start now. Yan. Nakikita nyo na, mga partners, no? Atanggalin ko lang yung ano para hindi ako tumitingin. Ayan. Mapapansin nyo po, meron po rito nakalagay. Nasa home screen na siya. Yung LM dito po sa may... lower left, katabi ng misis ko. I-click ko po yan, yung LM po yan. Ayan. Nag-navigate na po dun sa iManna Web. Eto nyo, pwede nyo na po ako sabayan. Cellphone na yung ginagamit natin. Ayan. Tandaan nyo ha. Loadmanna, retailer. Eto po yun, no. Kung sa cellphone nyo po, ha, wala pa kayong tinatawag na nakaano siya sa home screen nyo, i-type nyo yung retailer.loadmanna.ph. Yan po. Balik po tayo dito. Ang gagawin ko po, mga partners, ipo-forgot password ko uli. Ayan. Submit. Ay, bago mag-submit, ilalagay ko yung number ko. Ayan po, nakita nyo mga partners ha. Para balik tayo sa simula. 0949-396-0524. Nag-forgot password ako. Then, i-click ko po.
Nakita nyo na, forget password successfully. Sana nakakasabay kayo ha, kasi kailangan nyo to. Bakit? Ituturo nyo to sa mga downlines nyo at dun sa mga nasa abroad. Kasi napakahalaga nito. Ngayon, punta tayo doon sa ating message. Ayan po, nakita nyo, no? Dumating na yung aking tinatawag na password. New password. Ang gagawin ko, ika-copy-paste ko po siya. Ayan, makikita nyo po. Copy-paste para walang mali. Copy. Then, babalik po ako doon sa aking home screen. Ayan. Ilalagay ko po rito yung aking username. Augusto0123. Ayan. Then, ilalagay ko po yung binigay na password. Ayan. Then, sign in. Nakita nyo po, no, mga partners, no, nag-sign in na po ako. Ire-redirect naman tayo niyan doon sa pinaka-application na. Ayan, nakalagay dito, update profile. I-okay ko na lang po. Ayan. Then, gagawin ko po yung change password. Babilisan natin kasi yan yung nalampasan natin kanina eh. Ayan. Habang nag-a-update siya, ang mangyayari po dyan, i-update ko na lang para hindi tayo pabalik-balik. Oh. Hindi ko na sasabihin para hindi makasabay yung mga hacker. Akin na lang yon, di ba? Yan. Pag nag-green po yan, ibig sabihin, parehong tama yung inilagay mong password. Take note. Yung tinatawag na password, dapat may special character. Merong capital letter, merong yung tinatawag na special character na tuldok, asterisk, ganun po. Kailangan meron yun, tsaka small letter. Kasi pag kulang po, hindi siya magsasuccessfully na change password. Ngayon, dahil nag-success po siya, ang gagawin ko po sa kanya, isa-save ko po yung changes. Scroll down nyo po yung screen. Ayan, mukhang hindi na yata nag-stop yung aking ano ah. Nag-stop. Pupunta po ako ulit dun sa ano, tinatawag na share screen natin. Balik po tayo mga, yan ang hirap pag talagang actual eh. Pero ang kagandahan po kasi ng actual mga partners, nakikita nyo talaga paano ginagawa yan. Paano ginagawa ng yung talagang hands-on. Yan po. Balik po tayo ha. Stop sharing po ako. Then mag-share uli para bumalik. Ayan, start sharing. Start now. Then balik tayo dun sa iniwan natin. Ayan. Ang gagawin ko po, isa-save changes ko na lang po. Ayan, saving changes. Ayan. Ang gagawin naman natin, ililink natin yung ating account. Ayan. Ang gagawin nyo lang, balikan ko, napabilis lang. Yung nakikita nyo sa upper right portion, yung may nakalagay na Augusto 123, may tatlong guhit doon. May tatlong guhit. Ang gagawin nyo po yun, i-click nyo po yun. Yan nyo po yung lalabas. Then pupunta po tayo doon sa ating tinatawag na profile. Yan. Ililink kasi natin siya doon sa messenger. Ayan. Okay na lahat, di ba? Wala nang kulay pula kasi na-change password na. I-click nyo po yung may nakasulat account information. Ito po, oh. Ayan, yung nagkulay green. I-click nyo po yan. Ang gagawin nyo po, pagka-click nyan, i-redirect na naman kayo doon sa iniwan natin kanina no nasa laptop tayo kasi ang hirap talaga pagdating sa laptop. Ito po, cellphone na gamit natin. Babalik na naman tayo, i-unlink natin. Tanggalin mo yung kulay green na SMS tsaka yung enable password. Yan. Granting, nandito na tayo sa iniwan kanina, ililink na natin. Paano? I-click natin yung SMS, then i-click natin yung enable messenger. Lilitaw po dyan yung click here. Yung click here. Pagkatapos, i-click nyo po yung here, i-redirect kayo nyan doon sa Loadmanna FB page. Yan. At yan naman po, pwede nyo yung sundan sa replay, pero mas maganda i-live natin, no? I-live natin. Ngayon, scroll up nyo po. Yan. Pag in-scroll up nyo po yan, ang dapat nyo makita dyan,
yung tinatawag na get started. Kaya hindi siya naka-get started. Ang ibig sabihin lang niyan, naka-connect siya. Kaya punta tayo dun sa message. I-delete natin. Ayan. Get message. Magme-message tayo. Sa 8th page, balik lang tayo. Oops, bumalik tayo dun sa nasimula. Oh, sa Messenger. Ayan. Punta po tayo sa Messenger para mabura lahat. Ito po yung Loadmanna loading kasi nakakonek ako dun eh. Nakita nyo po, yun nandun sa may itaas, sa right upper, ay customer service to, magkakatulad ba? Iba na talaga pag matanda na, malabo mata. Customer service pa rin. Ayan. Ang gagawin po natin, na-block ko siya, i-unblock ko siya ngayon. Yan. Balik tayo. Yan. May makikita po kayo dyan. Get started. Yan yung hinahanap natin. Sa inyo po, meron yan. Get started. Yan. Ang gagawin natin, click mo yung get started. Yan. Decent available right now. Okay. Ang gagawin ko, i-unblock ko siya kasi na-block kanina. Eh. Unblock. Ayan. Akalain mo ba naman na unblock natin ang Loadmanna? Power. Nakatuwa talaga, Coach JP, no? Na-block pala natin. Ngayon, ang gagawin po natin, may nakikita kayo dun sa taas, upper right corner, yung may tandang pananong, exclamation point, kaso naka-inverted siya. I-click po natin yan. May makikita po kayo dyan, profile, tsaka mute. Ayan. Huwag po yan. Mabablock na naman eh. Get started. Learn more. Then, click natin to. Dapat lumitaw dyan yung makikita nyo po yan. May tatlong tuldok sa upper right. Nakikita nyo po mga partners. Huwag nyo pakialaman nyo sa baba. I-click nyo po yan. Ayan. May nakalagay dyan. Delete conversation. I-delete natin kasi nakakonnect yung akin eh. Nakikita nyo rin paano mag-connect tsaka mag-disconnect. Bakit? Kailangan nyong malaman paano siya i-connect at disconnect. Kasi nga, delikadong maiwan yung cellphone nyo at pwede siyang mag-navigate. Tama. Ayan. Balik na naman tayo doon sa iniwan natin. Balik natin. Sa LMRP po tayo pupunta. Ayan. Click. Bakit ka dyan? Nagpupunta. Yan, naglo-loading po siya. Ayan. Iki-click ko na po yung ngayon, yung click here. Para po yan doon sa mga hindi pa nakakagawa nung messenger bot. Ayan, very good. Nakita nyo po sa may bandang gitna yung get started. Kaya po lumilito yung get started. Kasi wala pa kayong account sa messenger bot. Yun yung mahalaga. Yun po yung mahalaga. Ang mangyayari po, i-click nyo yung get started para makagkaroon kayo ng free, hindi siya free loading ha, may bayad siya 50 pesos. Ang mangyayari lang, magkakaroon kayo ng messenger loading na napakahalaga para dun sa nasa abroad. Tandaan nyo ha, ang market natin dito yung mga nasa abroad power. Kaya pwede silang mag-load man ha, kahit nasa abroad sila habang nagtatrabaho doon. I-click natin yung get started. Ayan. Ayan. I-click nyo uli yung get started sa baba. Ayan. Ayan. Nakita nyo mga partners? Lumitaw na. Ibig sabihin, hindi pa yan yung pinaka-paglilink niya kasi manghihingi pa yan ng iyong detail. Ayan. Ang gagawin natin, pupunta ko ngayon sa dealer menu. Yan, dealer menu. Pero may itatanong siya. Mamaya magtatanong yan. I-click ko ngayon yung universal transfer. Kasi may lo-loadan ako na dealer. I-load na lang. Kaya, amount. Ang gagawin ko po, ito para sa mga dealer pa lang, no? Ang lo-loadan ko po, si Sir Norman Credo, 500 pesos. Doon muna tayo sa dealer.
dealer load kasi dealer nga siya nasa ibang bansa, no. Internalize nyo. Ako kaya, halimbawa, nasa abroad ako, paano ko magagamit si Loadmanna? Eh, wala namang SIM card doon nagagana. Yung roaming, ang mahal ng texting. Oh, sige, i-load bot muna tayo. Yan, nawala na naman tayo. Yan ang kahirapan ng ano. Nag-stack up na naman kasi namatay. Papatay-patay. Yan. Balik ulit tayo sa share screen. Ganyan po kasi pag nagkakaroon ng lapses, babalik tayo doon sa simula. Kaya minsan nga, gusto ko gawin na lang slides eh. Kaso, pag ginawa ko tong slides, mahirap ma-appreciate talaga. Mahirap ma-appreciate. Ayan, tingnan na. Ayan, gumagalaw na. Ang gagawin ko po, i-click ko yung e-load bot para ma-connect siya. Ayan po. E-load bot. Ayan. Pag nag-e-load bot po, mga partner, bago kayo magsimula, iingi siya ng number nyo. Tandaan nyo ha, ang ibibigay nyo yung number ninyo sa Loadmanna. Kagaya ko po, ang number ko, 0949-396-0524. Yan. Ang gagawin ko lang po dyan, ikiklik ko. Magbibigay po yan ng OTP. Yan. Then, yung OTP po, ang gagawin ko dyan, hanapin ko sa aking message. Tama. Hintayin ko po yung OTP. Ito po, ang bilis ng ating messenger, oh. Dumating kagad yung tinatawag na password. Password pa lang to, hindi pa to yung OTP. One-time PIN, yan po. Pupunta tayo rito at ilalagay ko yung one-time PIN. One-time password, yan. Nakita nyo mga partners, paano mag-connect? Sa una lang yan mahirap. Ulitin mo na lang yan doon sa tinayan. You have entered the correct OTP. Ang gagawin ko po ngayon yan, i-click nyo yun nandito. Yan, nagbigay na siya. Oh. Show e-load menu. Ano ba yung laman yan? Kasi pag kinlik mo yan, show e-load menu, lalabas dyan yung mga feature na pwede. Nakita nyo po, meron na tayong doon. Ayan, doon network. Ay, power dito. Yan, dito. Pwede ka na mag-load dun dito. Halimbawa, select dito. Tandaan nyo, pati messenger bot, ha, meron na tayong dito. Show keyword. Pag sinabing keyword, yun yung gagamitin yung ipan-load. Maliwanag po ba? Pero dito po, wala pa yung direct. Napapansin nyo? Wala pa yung direct. Na 199, di mo na i... Opo. Then, ang mangyayari po dito... Puro regular load. Kung pupunta naman tayo dito sa smart, yan naman din po. Select smart. Lilitaw din po yan. Select smart. Then, makikita nyo po yung mga product ng smart. Ayan, combo, regular. Pwede po yan i-load lahat. Yan, i-load. Then, ang gusto ko pong ipakita sa inyo muna yung ginagawa ng dealer abroad, paano siya nag-load gamit yung kanyang tinatawag na messenger bot. Halimbawa, meron siya retailer sa Pilipinas. May retailer siya sa Pilipinas. Loloadan niya. Dealer menu. Yan. Sa universal transfer ko siya loloadan. Tama. Kasi dealer natin sa Loadmanna eh. Nagkataon, yung aking dealer, si Sir Norman, loloadan ko siya ng 1,000. Granting, nasa abroad ako. 1,000... Pagkatapos, ikiklik ko ngayon yung send. Ayan. Ano ngayon yung susunod na sasabihin ni bot? Enter the phone account number of your customer. Ang number po na loloadan ko si Sir Norman Credo. Yan ang aking general. Ano number mo, Sir Norman? 0997-476-8828. Yan. Ang number niya daw ay 0997-476-8828. Ang gagawin nyo, kung na-confirm na, send nyo po. Tingnan nyo po, kahit nasa abroad ka, pwede kang maloadan. Pero ang gagawin mo, click mo muna yung yes. Yan. Para makita natin, gano'n ba kabilis itong messenger bot? Baka ang tagal.
Baka naman sobrang bilis at sa sobrang bilis di ko masundan. Oh, iyo okay ko na po. Kasi ito si Messenger Bot, matanong to eh. Kaya minsan ayoko mag-alaga ng robot. Tanong nan tanong. Ngayon, nag-okay na ako ngayon. Ano ngayon yung sagot? 1,000 load wallet has been issued to. Yan. Ang galing ba? At ang kagandahan niyan mga partners, nagkaroon na siya ng confirmation sa Messenger, meron din siyang confirmation sa SMS. Nasusundan po ba mga partners gano'ng kaganda yung ating Messenger bot? Yes, Coach. Yes, po. Napakaganda. Kaya dito po, pinapakita natin yung po. Manual. Kahit nasa abroad ka, pwede kang maghanap buhay si Loadmanna. Kung hindi mo siya full-time, kasi nga OFW yung mga kinukuha natin, mga partners, no? Pwedeng gawing sideline at pag-aralan. At pag naaral na sa abroad, yun ang sabihin nyo, pag uwi mo ng Pilipinas, ang laki na ng business mo. At lahat ng OFW mo, lahat mong kasama sa pagtatrabaho abroad, i-recruit mo ng lahat. Ang kailangan mo lang gawin, huwag mong kausapin. Paatinin mo ng tinatawag na webinar natin. Kasi mahihirapan kang mag-explain eh. Hayaan mong yung mga speakers natin ang mag-present ng ating business sa mga kasama nating OFW sa abroad at maging sa Pilipinas. Ngayon, nagawa na natin yan, yung tinatawag na online na paglo-load. Paano naman kaya pag maglo-load ng regular? Nasubukan nyo na yun. Kahit nasa abroad, pwede ha. Ang gagawin natin, lo-loadan ko yung aking tinatawag na dito SIM. Ayan, hahanapin ko ngayon si dito. I-click ko ngayon yung cell e-load. Ayan. Ano ang lilitaw? Enter product code. Wag na lang yung cell e-load. Yung e-load menu na lang para lahat. Eh, pag kinlik mo yung menu, lalabas dyan fried chicken, torta. Ay, hindi pala. Ang lalabas pala. Gutom ka na, Coach, no? Gutom na ako, ah. Kasi pag menu, lumalabas fried chicken, adobo. Gutom na si Coach. Power. Eh, i-click mo. Granting nga, tandaan nyo, ha, internalize nyo, nasa abroad kayo. Kasi kahit nasa abroad, ganito ang mangyayari. Select mo yun dito. Yan. Ang lo-loadan ko po, yung aking dito SIM. Ayan. Ang number po niya ay ito. Hanapin ko lang po dahil hindi ko kabisado yung aking dito SIM. Ayan. Itatype ko ngayon yung kanyang number. Show keyword. Opo. Show keyword. Ayan. Ayaw lumabas ng number ng dito SIM ko ah. Sa'yo na lang kaya, Sir Norman, 99 ang ilo-load ko. Hindi naman mawawala yan eh. Para lang makita nila paano gumagana. Ang itatype nyo lang po, yung 100. O kaya 10 pesos na lang. 10 pesos, kuripot ako ngayon, loadan ko yung sarili ko. Ibig sabihin, dito regular load, 10 pesos. Ikiklik ko ngayon yan. Yan, hintayin ko na. Enter customer number. Ano number mo? Ito na lang, yung sa akin. Ayaw sumagot ng katabi ko, si Sir Norman eh. Yan, 0991. Yan yung number ko. O sa gusto pong tinatawag na makasubok, sabayan nyo po yung ginagawa ko. 5877. Yan po yung number ko sa dito. 0991-599-5877. Ikiklik ko po yan. Yan. Yes. Yan, tingnan natin. Ikiklik ko rin yung okay. Katulad ng kanina. Ang tanong, pumasok ba? Yan. Iklik ko uli. Okay uli. Ayan, pumasok. 10 pesos. At ang kagandahan, ang bilis niya nasa text message din. Bakit meron sa text message? Para dun sa confirmation. Ayun po. Tanong, pumasok ba sa aking cellphone? Yun ang magandang tanong.
0997. Nasaan? Ayun, nasaan doon pala? Pumasok na. Pumasok na. Sir, patunayan mo nga na pumasok. Ikaw yung mag-share screen. Nandun sa isang cellphone ko. Mag-a-out po ako. Si Sir Norman yung mag-share screen. Sir Norman, mag-share screen ka. Ayan po. Si Sir Norman po mag-share screen para makita nyo. Pero ang gagamit niya yung aking account din. Nasaan po po Sir Norman? Ayan po, nakalagay galing sa 185. Makikita nyo sa bandang pinakamaba, yung pinaka-bottom. Oh. Ay, hindi po, nasa pinakataas pala. Ano ba, bottom ba? Ano, malabo? Sa ilalim po. Ang nakasulat, hi, you have successfully purchased 10 pesos valid until 9/14/2022. Yan, hanggang sa isang taon po, valid yung inyong load. At ang take note ha, hindi po yan kinakain kahit nagde-data ka. Hindi po yan kakainin. Kaya ako naman po uli mag-share screen. Nag-stop na po si Sir Norman. Punta naman tayo sa panibagong topic natin. Doon sa tinatawag na messenger bot. Ayan. Messenger loading ha. Ang pupunta naman natin ngayon mga partners, online loading. Medyo nalilito ba kayo? Parang parehas lang yata. Nagkaiba po yung tinatawag na messenger loading kasi nakakonect doon sa inyong FB, sa messenger. Pero yung isa naman, ang tawag po doon, online loading. Pupuntahan po natin yung online loading mga partners. Pero ang gagamitin din natin yung tinatawag na LMRP. Pero hindi ka nadadaan sa LMRP. Paano yun? Ganito po. Click nyo na naman yung LMRP, yung nasa baba. Yung po, ayan po, na-redirect po tayo. Ang gagawin po natin dyan, mga partners, ito po yung unang papasok. Ayan, ulitin natin ha, para nasusundan. Di ba nakita nyo yung ano, nasa tabi ng misis ko sa left side lower, kasi nilagay ko na siya sa home screen. Ang gagawin ko, ikiklik ko ngayon yung LM. Yan po yung website. Pagka-click po niyan, pupunta po yan, ire-redirect tayo dun sa website na yan po yung interface niya. Ngayon, pupunta po kayo sa upper right corner. Yung may tatlong guhit. Yan. Yan po makikita nyo. May makikita kayo dyan, magsimula po kayo doon sa pinakababa. Ang nakasulat, tickets, bills payment, at online loading. Ito po, magagamit nyo siya. Ito free talaga. Hindi siya magbabayad ng 50 pesos buwan-buwan. I-click nyo po natin. Ako pala mag-click. I-click ko yung online loading. I-click nyo rin yung inyo. Yan. Nakikita nyo po ba? Habang nag-ano siya, kaya ganyan po siya, naglo-loading pa lang. Wow, napakaganda. Nakita nyo na? O baka ngayon nyo lang nakita to mga partners. Ayan. Season, pa-load po. Ay, naku po. Nagpapa-load yung aking isang tinatawag na dealer. Puntahan ko muna at makakadistract po yan. Pag tumawag po yan, hindi na ako makakapag-load. Ayan po. Pa-load po. O, di pupuntahan ko siya. Actual yung nakikita, no? Paano ako mag-business? Pupuntahan ko ngayon yung nagpapa-load. Nasa presentation ako. Ikasama ko na lang siya sa presentation. Payag ba kayo yun, mga nanonood? Sasama ko siya sa presentation. Yes, coach. Oh. Opo, payag. Payag. 1,000 yung ilo-loadan sa kanya. Yes, ano gusto nyo? Gamitin ko yung messenger loading, ha? O, yung bot. Yes, coach. Yes, po. Tingnan nyo, 1,000 ang ilo-load ko sa kanya gamit yung ating tinatawag na messenger bot. Napakaganda talaga ng ating business. Dealer menu. Ayan, bibilisan na natin ha. Universal transfer. Ayan, kinlik na universal transfer. Magtatanong yung ating bot. Natutuwa ba kayo na ganito kabilis yung ating messenger bot? Yes. Ang
Ganda eh. Very yes, responsible. Gamit na gamit ko yan. Gamit na gamit. Lalo yung nasa abroad. O, enter na po. Yes, ito po. Kinapi-paste ko na yung nagpapa-load. Kasi, habang nagpe-present tayo, isama na natin siya sa presentation. Ayan. Yes. Ayan. Naklik ko na yung yes. Sumasagot na yung messenger bot. Ano yung sagot niya? Okay. Yan. Nakakatuwa talaga na meron tayong choices. Kung mahina sa inyo yung signal, eto kagandahan nito ha. Ayan na po yung load mga partners. Yes ko. Ulitin ko. Ang kagandahan nito, kung mahina signal sa inyo ng network, yung text message, at meron naman kayong internet, why not gamitin nyo yung messenger bot kahit nasa Pilipinas ka. Maliwanag ba yon? Kahit nasa Pilipinas ka, may mga lugar na tinatawag na mahina yung text message. Mahina rin yung pang-call, pero ang lakas ng internet nila. Ang gamitin mo, messenger loading. Napakaganda. Kaya yan ang sasabihin nyo sa mga prospect nyo. Ngayon, ika-copy-paste ko po ito, then ilo-load ko doon sa, ayan, sana napapanood ng ating partner. Ayan. Naloadan ko na po siya. O, balik tayo sa presentation. Kita nyo ha, kahit nagpe-present tayo, kayang-kaya natin na ipakita yung actual na ginagawa ko. At kayang-kaya nyo rin yan. Kayang-kaya. Ngayon po, ang gagawin natin dito, mapapansin nyo, tamang-tama to sa retailer. Bakit? Kasi yung hindi po pwedeng gamitin to ng dealer. Pero pwede sa mga tingi-tingi. Paano hindi pwedeng gamitin ng dealer? Wala po siyang feature para sa load wallet. Wala pa siya, pero hoping magkaroon siya, mga partners. Ang gagawin ko ngayon, enter mobile number. Ayan, susubukan natin. At ngayon po, sa mga nagtsatsaga po sa ating tinatawag na webinar at orientation, magbibigay po ako ng 50 pesos na load wallet sa sino man na may gusto na naka-attend dito. Ayan, sino? Tatay Manding. Opo. Masyado yata tayong nag... Ako. Tingnan natin kung sino yung pwedeng bigyan. Ayan. O, tingnan mo po. Ayan. Sino kaya pwede? Paano kaya natin pipiliin yung 50 pesos na magkakaroon na dagdag na regular load? Ayan. Tatay Manding kasi sino. O, sige po, ganito na lang. Patandaan coach, na wala. Lang. Ako, coach. Ay, nawala. Tatay mo yung signal, coach. Coach, nawala. Nawala, nawala. Tatay mo yung signal. Pagpatandaan po. Ayan po, naandyan na. Bata sige po ang gawin, yan. Yung pinakabata ang pagbigyan natin, si Tatay Manding. Ayan, ha. Tatay mo yung signal. Teka lang, ba? Payag ba kayo na si Tatay Manding? Baka naman hindi pwede. Pwede. Tatay Manding, ano ba yung number mo? Number ko po? Apo. 0930. 0930. 7179. 7179. 124. Congrats, tatay! Ayan. Ang nakasalagay po rito ay 0930-717-9124. Nine. Yes. Tama po ba? Exactly. Exactly. Pwede nyo po bang sabihin yung exactly number? Ulitin natin. 0930 7179-124. Parang iba yata. Ayan, nawala na naman. Nawawala tayo, mga nawala partners. Nawala na naman, time. Opo, nawawala. Hindi. Nawawala naman. Hindi, kita rin po. Hindi siya nag-move. Ang kailangan po kasi, hindi siya hihinto. Kailangan tuloy-tuloy yung presentation. Ayan, meron na po. Ayan, meron na. Ulitin ko, sir, Tatay Manding, ha? 0930 717
9124. Tama yes. Po. Ilo-load ko na po yung 50 pesos. Sir, dahil naghintay ka, gagawin ko ng 100. Masaya ka na ba? Ow! Wow, power! Power! Oh, naghintay eh, naghintay eh. Ayan, o gagawin ko ng 100 pesos. Ayan. 100 pesos. Ayan po. Congrats! Stay natin, Manny! Ayan. Wow! Okay, click ko na yung o, click ko na yung load now. Ang nanalo ng 100 pesos na load wallet ay si Tatay Andin. Andin, America! Load now! Ayan. Thank you very much, coach. Success! Ayan. Power, umatid lang ng meeting, may 100 na si Tatay. Oo po, umatid ng meeting, may 100 na. Sana hindi mag-success. Sana ka! O, tingnan natin kung na-load. Baka naman hindi talaga nag-load. Tatay, tingnan mo na! Yun! Ako, mayroon na! O, ayan, o, diba? Tatay Manding, eto, yes, 100 pesos. Has been credited wow. 0930. Palakpakan po natin si Tatay Manding sa pagkikooperate. Grabe. Salamat ka, Tatay! Ay, grabe, power! Ayan. Salamat! Blessing and salamat Tatay, blessing. Ang ganda na upline ko. Ayan, salamat po at nakikita nyo gaano kadaling gamitin. Bagamat, sa totoo lang, mahirap talaga pag online eh. Hindi katulad nung tinatawag na magkaharap tayo, walang lapses, tama? Kasi rito ang nangyayari, pag nagkaroon ka ng lapses, bumagal yung pagpe-present mo, nawawala yung share screen. Nawawala. Kaya dito po, napakita ko sa inyo paano gamitin yung messenger loading, paano siya i-connect, at paano rin gamitin yung online loading. Tandaan nyo mga partners, magkaiba po yan, uulitin ko. Ang messenger loading ay gamit nung ating retailer, dealer, or stockist sa abroad. At pwede rin gamitin na nasa Pilipinas. Pwede po. Lalong-lalo yung mga tao at yung mga dealer natin na nasa isla. Tandaan nyo po, ako po kasi online, ang dami kong nakukuha ng mga dealer na ang bahay nasa isla. Walang signal ng cellphone, pero may internet. Nakukuha nyo mga partners, lalo yung mga nandun sa dulo ng Mindanao. Kaya very flexible si Loadmanna na hindi lang siya gumagamit ng text messages at gumagamit din siya ng tinatawag na online loading. Tandaan nyo, magkaiba yun ha. Ang may online loading, walang bayad. Pero ang pwede mo lang gawin dito, mag-load ng tingi-tingi yung mga tinatawag na customer. Hindi ka pwedeng magbenta ng load wallet for the meantime. At sana makarating sa management. Samahan nyo ako mga partners. Gusto nyo ba makarating sa management, idagdag na din dyan yung load wallet? Para talagang libre na. Libre na. Kasi pag nagyari yan, na nagkaroon na yan yung menu ng tinatawag na dealer feature, panalong-panalo na tayo sa OFW. At wag lang yon mga partners. Sana, hilingin din natin sa management na yung ating tinatawag na remittance. Ano yung remittance? Yung smart padala. Gusto nyo po ba pwede na rin yung smart padala online? Yes, coach. Wow! Samahan nyo ko. Samahan nyo ko na iparinig sa management natin. Kasi, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung nasa abroad, na-enjoy niya na maging dealer, tama? Kumikita na siya gamit yung messenger. Pero kulang eh, hindi siya makagamit ng smart padala. Makakagamit siya, gagamit ng text message, pero 20 pesos kada isang transaction, ang laki. Hindi na siya kikita, tama? Pero pag nangyari na ang ating tinatawag na smart padala, pwede na rin sa online. Pwede na rin sa messenger bot. Sasabihin ko sa iyo, mag-unahan na tayo sa pagyaman sa Loadmanna. At dito, yes!
At dito, hindi ka yayaman kung hindi mo alam i-present yung business. Tama? Kaya palakpakan natin yung natitirang 64. Na 64 na strong na ngayon andito sa line. Ayun. Punta naman tayo sa bonus. Bonus na lang kahit mahirap mag-present, no? May maigit isang Anong tawag? Mag-question and answer na tayo. Mahaba na pala. Susunod na natin gamitin yung bonus. Alas 8:20 na pala. Salamat sa paghihintay. Wala nang boses daw, sabi ng aking partner. O, ngayon po, mga partner, ang gagawin po natin, i-open po natin yung ating linya para sa tinatawag na question and answer po natin, mga partners. Salamat po sa pagtitiis na kahit na medyo mahirap talaga mag-present online. Wow! May nakita ko. Sir Wenceslao. Sino to? Sir Wenceslao, isa rin yatang senior. Ay, grabe. Yes, pinakabata po yan, coach. Grabe. Pwede ba? 79 years old. Ay, grabe. Magbe-birthday na po yan. Mag-80. Wow. Naglo-Loadmanna. Ay, hindi. Pasensya na kayo, mga partner. Gusto kong marinig tong boses ng ating magiting na dealer. Dealer na po ba siya? Sir Wenceslao. Opo, dealer man. Pwede po ba kayong mahinga ng pananalita kahit 10 minutes? Pakiclick nyo po yung inyong ano. Pakiclick nyo po yung screen ng cellphone. Screen ng cellphone. Click nyo yung screen. May makikita po kayong mic. Click nyo po yung mic. Nasaan si Sir Wenceslao? Sir Wenceslao. Nawala yata. Baka naklik yung kulay pula ng cellphone. Nawala. Ay, sayang naman. Baka naklik niya yung pula. Oh. Ayan, si Sir Wenceslao. Bibigyan ako sana ni coach ng 500. Kadrawin! Hindi po. Ang gagawin natin pa. Hanapin ko si Sir Wenceslao. I-open ko na lang yung mic niya. Ayan. Sir Wenceslao. Paki-unmute lang po yung ano nyo. Naka-pinpost na siya eh. Gawin natin ng paraan para makapagsalita siya. 79, grabe no. Ay, ikaw pala yung ano eh. Isa Coach, yung, malupit po yan. Ang motor po yun ay big bike. Grabe. Coach August. Apo, gusto ko pang magsalita. Ayan. Owen, nasan ka na po? Ano pinin mo siya? Tatay Mandi. Tawagin mo si Tatay Owen po. Teka lang. Brother Owen Dakara, pwede po ba kayo magsalita? Ayan. Hello. Walang mute. Hello, unmute. Ayan. Okay na po, okay na po. Okay na, brother. Ay, nawala po uli. Naku, na, hindi po, nandiyan po siya, coach. Hindi po, wala pong boses eh. Subukan mo ulit, baka ikaw brother, na. Brother, pakpan mo yung mute mo, yung paki-open mo, yung mic. Yung parang mic mo, tatay. Hello? Yung parang bulaklak. Wala eh. Cancel. Subukan mo yung cancel. Yung mic mo. Wag po yung pula, mawala kayo. Yung mic mo. Yung mic mo. Ayaw. Hindi natin may man-mute oh, eh. Ina. Sayang naman, hindi natin mayingan ng pananalita si Sir Rano, no? Wenceslao. Tatay Owen, nandiyan pa po kayo. Hindi natin makontrol eh, na i-unmute siya. Brother Susilaw Dakara, pwede po mag-sita kayo? Ayan po. Hindi po na, hindi niya ba nasusunod na lang ang mga partner. Oh, Sir Wenceslao, next time po, kausap po namin at sana po may katabi po kayo na millennial. Yeah. Para makasabay po kayo sa ating webinar na interaction. Paki may unmute yun sa'yo, pare. Naririnig yung mga motorsiklo. At mute mo yun sa'yo.
Yan. Ayan, mag-ano na po na tayo ng mga tanong. Oh, ikaw na. Hindi, ikaw na magbasa. Oh, sige, unmute mo yun sa'yo. Bali, magbabasa po tayo ng mga tanong si Sir Norman para Ito, punta tayo rito sa in-call mga messages, mga tanong. Dito, pwede po kayo mag-type ng mga tanong. So, ito po yung pinakahuli. Ito. Kay, galing kay Coach JP. Ang sabi rito, sabi ni Coach JP, paano Coach kung yung OFW na registered as dealer pero SIM card niya is hawak ng pamilya niya dito sa Pilipinas? At yung paghahawak ng SIM card niya ang gumamit ng messenger loading. Then, gusto rin gamitin ni OFW. Hindi ba magkakaroon ng agawan ng connection or need na i-unlink yung FB ng tagahawak ng SIM card na connected sa messenger loading? Wow, last tech na tanong yan. Alakbakan nga natin si Coach JP. Alakbakan natin ng tao. Bakit papalakbakan? Eh, pinahirapan ako eh. Ah, grabe. Dapat palakpakan yan. Ang hirap ng tanong eh. Dapat yung mga taganyan tanong, mga 500 ang bayad pa. Extra. Kidding aside, kidding aside. Ang tanong, paano kung ang OFW na registered as dealer, pero SIM card niya is hawak ng pamilya niya dito sa Pinas, at yung tagahawak ng SIM card niya gumamit ng messenger loading, then gusto rin gamitin ni OFW, hindi ba magkakaroon ng agawan ng connection or need na i-unlink yung FB ng tagahawak ng SIM card na connected sa messenger loading? Ang masasabi ko lang, napakatalinong tanong neto, no? Actually, ginawa na namin yan. At dyan nga, nakita ko na nagkakaroon ng tinatawag na ano, madali siyang ma-scam. Bakit? Unang-una, pag yung FB mo na hack, huwag ka nang mag-attempt na mag-messenger loading muna. Ang una mong gagawin, baguhin mo yung password mo. Huwag ka muna mag-attempt. Bakit? Kasi sinubukan namin dati yan. Halimbawa, yung isa nasa abroad. Yung wala yung hawak na SIM yung OFW. Tama? Ngayon, meron namang tinatawag na nasa Pilipinas. Hawak yung SIM. Pero ang senaryo ganito. Ganito ang senaryo. Pareho silang gumagamit ng messenger loading. Tama ba yung tanong? Magkakaintindi ko, Coach JP. Dalawa silang gumagamit ng messenger loading. Gagamitin ni, gustong gamitin ni OFW po. Yes. At yung nandito po din, gusto rin yung ano? Gusto rin yung tinatawag na messenger. Ang tanong, mag-aagawan ba sila? Yes, Coach. Bale, ginagamit ni ginagamit ni takahawak. Yes, very good. Ang mangyayari po, hindi po sila magagawa. Kahit tatlo pang cellphone niyan, pero iisa yung account na ginagamit. Ay, para maintindihan na madali, ganito, no? Padadaliin ko. Halimbawa si Coach JP, may dalawang cellphone. Yung dalawang cellphone niya, parehong may FB. Tama. At parehong yung account niya ginagamit sa FB. At siyempre, parehas din yung messenger. Ang nailing parehas yun, yung dalawang cellphone, doon sa messenger loading, parehong pwedeng gumamit. Nagets? Kaya nga yan ang delikado. Yes, po. Yan ang delikado. Na once na yung kaibigan mo, kahit sabihin na naiwan mo yung cellphone mo, pagkatapos alam yung password na pasok ngayon yung messenger mo, kahit apat pa kayo, pwede kayong gumamit ng messenger loading. Kaya, ang payo ko sa inyo, pag kayo tapos nang gumamit ng messenger loading, di pa pinakita ko sa inyo yung tinatawag na pag-unlink, yung tinatawag na delete conversation. Kasi, pag dinelete nyo yung conversation, lahat ng connection sa messenger, kung tatlo man yung cellphone, tatlo yung ano account, lahat yun deleted. Kaya save na yun yung iyong account. Maliwanag? Kasi pag inilink mo yan sa messenger, tatlo yung sa account mo, sa tatlong cellphone, magkakatulad na messenger,
Lahat po yan, sabay-sabay na makakagamit, walang magkakaroon na traffic. Walang maa-unlink. Kaya ang mangyayari niyan, tatlo yung magagamit mo, ang problema, pag nahawakan ng ibang tao. Maliwanag po, Coach JP. Maliwanag po. Wow, oh, grabe. Oh, Sir Manding America, pakipaliwanag na, from the top. Patatay. Hindi mo, hindi ka dahil. Ginulat mo, Coach. Yan, nabigla ka. Ayan, nabigla si Tatay Manding. Nagulat na si Tatay Manding. Ulitin din po, mga partners, na ulitin to. Ako po, oh. Tatlo cellphone ko. Tatlo. Yes. Ako sa inyo, ha. Ang cellphone ko ay tatlo. Bakit tatlo? Ayun ba isa? Ito. Tatlo siya. Ano yan? Connected lahat na messenger. Yaman ni Coach? Itatanong ko yun. Nakakapag, opo. Lahat yan nakakapag-transak ng messenger loading. Kaya ingat tayo. Ingat. Bakit? Pag nawala yung isang cellphone mong yan, i-unlink mo na agad. I-delete conversation. At yan po, pag nag-attempt siya, at nanonood ng webinar dito, nanonood ng webinar, edi alam niya na ngayon kung paano gumamit ng messenger loading. Ang pinakamaganda, pag nawala cellphone mo, yung SIM card na yon ipabago mo na sa CS. Ganun po. Para yung tinatawag na OTP or password, hindi niya makuha. Kasi bago na yung SIM card. Ganun po yung sagot nun. Maliwanag po ba, Coach JP? Okay, Coach. Thank you. Ay, salamat. Ito siya, Coach. Galing kay si Richard Motol. Pwede ba daw gumamit ng online loading or messenger bot ang mga regular na retailer? Nasaan ba banda niya yan? Yan. Hindi, binasa ko lang. Pakiulit. Pwede raw ba gumamit ng online loading or messenger bot ang mga retailers? Ah, yan. Ganito po yan. Ang retailer po sa Loadmanna ay may category. Opo. Yung dealer natin sa Loadmanna may category rin. Baka hindi nyo alam. Ang dealer natin sa Loadmanna, dalawa. Isang gold package na may bill statement at isang silver package. Pero parehong dealer yan. Magkaiba lang sila ng category. Tama. Sa retailer naman, meron din tayong tinatawag na category. Ano yung category? Yung isa po, yung regular retailer. Yan po yung walang dashboard. Kasi yung retailer po natin, nagkaroon na rin ng dashboard. Ang tawag po sa kanya ay 888 LMRP. Loadmanna Retailer Package. 888. Siya lang po ang pwedeng gumamit ng tinatawag na LMRP, such as yung tinatawag na messenger loading at online loading. Siya lang ang pwedeng retailer yung naka-register 888. Pero yung 200 na activation, na regular na 200 activation lang, wala po yung access sa ating online loading at messenger loading. Maliwanag po ba, Sir Richard? Narinig po ba yung sagot? Narinig po. Wow, salamat po. Hindi ka narinig. Ayan, ayan. Okay na po yan, Sir Richard. Sana nasagot po ni Coach Oros yung tanong. Ito po yung pinaka-latest na tanong galing kay Ma'am Perla de la Cruz. Sabi niya, bakit Coach, yung messenger bot may time na matagal mag-transact? Katulad po kanina, yun. After 20 minutes bago nakapag-transact, ano ba problema nun? Yun. Ah, ganito po yan. Pag sinabing online loading or messenger loading, ano ba kailangan? Internet. Internet. Yan, ang galing. Data. Data. Dapat naka-data. Ngayon, halimbawa, nakasakay ka sa bisikleta, yung isa nakasakay sa race car. Sino mabilis? Oh. Yung nakasakay sa race car.
Bakit po yung ginagawa ng halimbawa? Kasi yung internet natin, baka yung isa ang speed bisikleta. Yung isa naman yung speed race car. Kasi yung ating internet, ay, yung ating LMRP, nakadepende sa speed ng internet. Kaya pag bumagal yung internet mo, babagal din yung transaction. Ganun po ang nangyayari. Kaya dapat, kailangan natin ng tinatawag na stable at maaasahan na internet speed. Yun po ang dahilan. Pero minsan, hindi rin yun ang dahilan. Meron din tayong glitches. Yan po ang nakakatawa sa loob na na. Inaamin natin na yung system natin hindi 100% perfect. Nagkakaroon ng glitches. Pero minimal po yun. Minimal na minimal. Kaya kung magkaroon man ng ganun, nagkakaroon ng advisory agad ang Loadmanna Social na magkakaroon ng glitches yung ating service. Di ba naman ba nakikita niyo sa cellphone? Ang ating escort padala ngayon ay offline. Di ba? Pag offline, sinasabi niya. Pag sinabi niya, wala po tayong GCash loading ngayon. Di ba sinasabi text blast? Ganun mo kamahal ang company nito. Sinasabi yung totoo. Hindi katulad ng iba, ang bilis namin, yung pala dalawang araw hindi pa dumarating. Power! Coach August, may tanong po ako. Yan. Nag-eco pa po ba? Ayan po. Doon muna tayo sa mga ano, wag muna tayo dito sa in-call messages sa mga ano, gusto po magtanong ng ano, actual. Ayan po, si ma'am, ano, si ma'am Ann. Ma'am Ann, magtanong po kayo. Kapatayin mo. Yung, ano, pag ano. Gustong itanong. Hello po, good morning, Coach Ogo. Good morning po. Yung tungkol po dun sa ano, boat loading, sa messenger loading, halimbawa po yung tatlong nakalink na yun, ano, kahit saan po ba yun i-unlink kung after ng loading? Isa lang po yung link nyo, damay na lahat yun. Damay na, kahit saan po, kahit hindi po yung main number niya, kahit saan lang po doon, damay na lahat. Opo, ang mangyayari po noon, yung main number, need lang naman yon para makapasok ka doon sa OTP para malink. Mm. Nangyayari po dyan, kaya lang naman kailangan yung, ano, yung tinatawag na cellphone number para magkaroon ng connection. At magkakaroon ng connection, pag binigyan ng password. Yung password po ang susi. Susi. Susi para makapasok sa messenger bot. Ang problema, kung tatlo o limang cellphone nakakonect yun, isang susi, limang cellphone na bubuksan. Ganun katindi. Kaya ingat tayo na gumamit lagi na sa lahat ng cellphone, pero lahat naman ganun eh. Ako ganun eh. Lahat ng cellphone ko, nandun yung FB account ko. Kaya pag yun, inilink po yung isa, damay-damay na po yun. At hindi po yun magkakaroon. Opo, salamat po. Hindi po yun magkakaroon ng agawan ng linya, hindi po magkakaroon. Yan, okay na po. Salamat, Ma'am Ann. So, baka mayroon pa po dyan may tanong kay Coach August actual para po yung mga hindi nyo naiintindihan or gustong malinawan, eh, magtanong na po kayo. Anything goes po, basta technical. August, ako po, may tanong. O, si Ma'am Mary Ann. O, sige po, Ma'am. Tanong po, Ma'am Mary Ann. About dun, sir, sa retailers package, yung sa messenger bot, bali, hanggang ngayon, ano, nakapag-transact ako ng, ano, ng messenger, through messenger loading. Ngayon, naka-experience naman ako nung, sorry, you are expired. So, hanggang ngayon, hindi ko na po nagagamit. Matagal ko na po ito na i-tapong dito si Sir August. Paano yun, Sir August? Okay, i-unlink. Tanungan mo ako, Sir August. Ay, maganda po yan, pero ang gagawin lang po natin dyan ganito. Bago ko kayo kayo sagutin, gusto ko po kayong makita. Yeah. Kasi hindi ko kayo sasagutin pag hindi ko kayo nakita. Kailangan po makita ko muna kayo. I-click nyo yung video. Yan. Yan. Hello, ma'am. Tapos na lang yung manay ko, sir. Bagong paligo, si Ma'am Marian. Ay, bagong paligo. Wow. I feel good. I know that I would. Power. I feel good, di ba? Yan ang masarap sa business. Pero ito, ganito, mama. Yan, nakalimutan ko yung tanong, kumanta kasi ko. Ano yung tanong, ma? Nakalimutan ko.
Yun nga na, ano, na pag napit na yung messenger, ano, expired, yun ang napir. Oh. Alam nyo, magpasalamat tayo sa system. Alam nyo kung bakit? Apo. Kasi, kung hindi mag-expire dyan, halimbawa, nakalimutan mo na. Akala mo, hindi na gumagana, akala mo, hindi na gumagana yung messenger loading. Yung pala, hindi siya nag-expired. Yung expired ay security feature ng Loadmanna. Pag hindi mo na siya ginagamit ng within one day or two days, nagse-session expired siya. Kaya ang gagawin nyo lang po, i-re-relink mo siya. Ibig sabihin, idudugsong mo uling siya, ililink mo uli siya. Paano? Pumunta ka po doon sa messenger na andun yung Loadmanna social. Yung pinuntahan natin kanina, di ba nakita nyo nakalagay doon delete conversation? Tama? Okay. Pag dinelete nyo yung conversation na yon, magkakaroon kayo ng baagong link uli. Kung dadaan kayo sa LMRT website. Yun po. Kaya ang gagawin nyo, i-click nyo na naman yung here. Babalik na naman kayo sa simula. Pag-click nyo ng here, get started. Pag get started, i-click nyo uli doon yung tinatawag na pag nag-get started siya, may makikita kayo doon yung message, start eh. Di ba yung nakita nyo kanina? Pag-click nyo yun, makakapasok uli kayo, ihingan uli kayo ng basic na detail. Yung OTP, pagkatapos ng OTP, magkakaroon kayo ngayon ng tinatawag na login. Pagla-login uli kayo, makakapasok na naman kayo doon sa inyong tinatawag na messenger loading. Ganun lang po ang mangyayari. Okay. Sige po. Okay, try ko na lang po, Sir Ops. Opo. Ang gawin nyo lang po, kung nakaya yung messenger, ha? Pagkatapos, dun sa nakasurat na, nakasurat, naging hapon na, dun na nakasulat na, sorry, hindi ko na ay. Opo. Pumunta kayo doon, ang gawin nyo, delete conversation. Manghihingi uli ng panibagong detail yan para manghihingi uli panibagong password, yung OTP, ang i-click nyo lang ito, asan ba yun? Maganda kasi yun eh. I-click natin eh. Pupunta ako na messenger, no? Loadmanna load. Ayan. Ang i-click nyo po yung e-load menu. Pag kinlik nyo po yung e-load menu, ang mangyayari po niyan, manghihingi po yan ng password. Ah, hindi pala yung e-load menu. Cell e-load. E-load menu nga po yun kasi nakalink pa yung aking cellphone. Ang gagawin ko muna, i-unlink ko siya. Unlink. Ayan. Delete conversation. Ayan, dinilit ko na naman yung akin. Pag na-delete nyo po yung conversation, ma'am, pumunta kayo dun sa LMRP. Babalik na naman kayo sa from the start. Ganun po. At dapat tayong magpasalamat, ma'am, na yung tinatawag na session expired is a additional security feature ng Loadmanna. Salamat po. Pero wala man po akong ano yan, Sir August. Wala man po akong babayaran or ano yan. Sino po yung nagsasalita? Subscription, wala naman po. Ma'am Mary Ann po. Ano po yung tanong niyo? Ako. Wala naman po ako niyan mga subscription fee or wala akong babayaran na ibababa sa ano yan. Ganito po yan. Kung ang pag-uusapan yung online loading mo, as far as I know, wala pong bayad talaga yon online. Pero po yung tinatawag na messenger bot loading, may bayad po yon. Kailan lang siya walang bayad. Kasi nga, sa tayo po, kung kayo'y nag-enroll ng LMRP, ang mangyayari po niyan, meron po kagad na libreng tatlong buwan yan. Initial na tatlong buwan. Kagaya ko po, nag-enroll po ako, ibig sabihin, nag-register or nag-avail. Pinakamaganda, nag-avail. Nag-avail ako ng 7 accounts ng LMRP na 888. Doon sa 7 accounts na yon, may bonus na isa. Magiging 8. Kasi po, lahat ng tinatawag na dealer, may bonus na isang LMRP account.
pero wala po yung tinatawag na rewards. Walang kita sa direct referral, walang kita sa pairing. Pero madadagdagan ka ng isang LMRP. Ang tanong, kung nagkaroon ka ng tatlong registered na LMRP, ilan ngayong buwan ang meron ka? Magkakaroon ka ngayon ng free subscription ng 9 months. Kaya 9 months mong magagamit yung tinatawag na messenger loading kasi nga bumili ka ng tatlong account. Yun po ang may bayad. Pero yung online loading po, wala pong bayad yun. Pero minimal lang ang kaya mong gawin. Loading lang doon sa ating mga end user. Yun po yung sagot. May additional ka pa, Ma'am Mary? Thank you, Sir August. Ayan. Ito. Ay, salamat po, Ma'am Mary Ann. Salamat po, Ma'am Mary Ann. So ito, last na question na po tayo dito sa Info. May last na ba? Kasi lumalalim na yung gabi, hindi naman hinuhukay. At medyo pagod na rin yung ating ano. Medyo pagod na po yung ating ano, coach. Ito po, last gutom question na po. Gutom na si coach, hindi pa ito kumakain. Ang tanghalian lang nito, ano, mami? Opo, mami. Ito yung ano, medyo hindi naman related sa technical, pero sagutin na rin natin kasi ito, gusto rin ni coach yung medyo may konting ano eh, yung skills training, mind setting. Hindi naman related sa technical, pero ito lang na may nakita kong tanong dito. Ano ba yan? So, ito, medyo baba siguro sagot dito ni coach kasi maganda yung tanong. Pero hindi ito related sa technical, pero ano rin na rin natin? Tanongin na rin natin kasi wala namang ibang tanong na eh. So, nakalagay dito, Coach August, ask lang ako, possible po ba akong yumaman kay Loadmanna? Mobile stockist lang po ako dito sa Riyadh kasi OFW ako. Yun. Sino yung nagtanong? Sino yung nagtanong? Si Sir Edgar Soto. Yun. Ang una ko pong sasabihin, tanong po ito ng isang nag-iisip na tao. Kaya palakpakan natin to. Palakpakan ko natin. At isa siyang OFW. Tingnan niyo mga partners, ang ganda ng tanong eh. Napakaganda. At ako, saludo ko sa iyo, sir. Isa kang OFW, pero nag-avail ka pa rin ng mobile stockist. Ang sagot dyan, sir, case-to-case basis. Yan. Paanong case-to-case basis? Posible ba akong yumaman kay Loadmanna? Ang sagot ko, definitely yes. Bakit definitely yes? Yayaman ka. Yayaman ka po pag dumaan ka sa proseso. Ano yung proseso? Ang proseso, siyempre, unang-una, mag-a-avail ka. Pagka po, patapos ng avail mo ng mobile stockist, baka 15 accounts ka pa. 15 accounts yan eh. Ang mangyayari, what's next after availing 15 ano, accounts or 15 mobile, yung tinatawag na 65,888. Anong next? Hindi ibig sabihin na nag-avail ka po ng 15 accounts, yayaman ka. May kasunod po yan. Pagkatapos mong mag-avail, what's next? Kailangan learn the business. At sa learn the business, dito po yan nagsisimula sa webinar. At napakaswerte natin, bakit naman? Kahit nasa bahay ka lang, ikay nakaupo sa sopa mo, may hawak kang kape, at nagpapaliwanag yung speaker. Kung ano man yan, LMP man yan, kung yan man ay tinatawag na technical, napakaswerte natin. Bakit? Nagkakaroon tayo ng opportunity na meron palang paraan para yumaman, na hindi ka dadaan ng schooling. Hindi ka mag-aaral ng 4 taon, 5 taon sa school. After pag-graduate mo, hahanapan ka ng experience. Pasan ka naman nakakita ng ganun. Kaya walang yumaman na empleyado eh. Ang yumayaman po, yung nagbi-business. At yung tinatawag na business na Loadmanna, kung mobile stockist ka, napakalaki ng chance mong yumaman kung dadaan ka ng proseso. Ano yung proseso? Nag-avail ka? Congratulations! Naglabas ka ng puhunan. Kaya dapat pinapalakpakan yung mga ganitong tao. Hindi lang isang puhunan nilabas eh. 15. Kaya ako, halos ma-high blood ako pag nagtanong sa akin sa online, Sir, may puhunan ba? Sarap mong batuhin ng tuyo eh. Diba? Sorry for the words. Kailangan may puhunan ka. At hindi lang pera puhunan mo. Ang puhunan mo dyan, 3. Kasama pera. Time, effort, money.
meron kang money, naging 15 accounts ka na, wala kang time. Hindi ka mahagilap sa webinar. Hindi ka makita sa ganito. Kung umaating ka man, hindi mo iniintindi. Ayan. At kung umaating ka man, hindi mo ginagawa. Kaya ang kailangan mo, time, effort, money. Umaating ka nga. Ang dami mo natutunan. Hindi mo naman ini-execute. Hindi mo ginagawa ng action. At yung action, manggagaling yon sa learnings mo. Kasi yung learnings na magtutulak sa'yo para matuto eh. Kasi, kagaya ko po, wala rin akong alam, zero po ako sa networking. Lalo na dito sa tinatawag na multi-level marketing. Sapagkat ako po ay isang magtataho. Isang magtataho na inaral tong business at narating ko po yung kinalalagyan ko ngayon sa pagsisikap. Pagkain po ako na napakaraming training, hindi ko na mabilang. Kahit paulit-ulit na sinasabi nila yung LMP, hindi ako nagsasawa. Bakit ako magsasawa pag yaman yung pinapakinggan ko? Pakinggan niyo yung sinasabi ko, bakit ako magsasawa? Pag yaman yung pinakikinggan ko, pag yaman yung inaaral ko, bakit ako magsasawa? At bakit naman ako magsasawa? Natikman ko na yung pinaghirapan ko. Nagkaroon ako ng kotse, brand new. Nasa Millionaire's Club ako. Nabibili ko na yung gusto ko. Nakakapunta ako sa kahit saan. Hindi ka ba ma-excite? Kaya ang tanong, yayaman ka ba? Oo. Ang gagawin mo lang, isa, galingan mo yung pangongopya. Kasi sa business na to, kopyahan lang. Yung sinabi ng mga speaker, kopyahin mo. Yung mga ginagawa ng may resulta, kopyahin mo. Yung ginagawa ng mga nagkaroon ng malalaking kita, kopyahin mo. Ano yung kokopyahin mo? Yung ginawa nilang time para aralin to, yung effort, bakit? Ang hirap kaya na makinig. Lalo kanina, nagkakaroon ng tinatawag na technical intervention. Kasi online eh. Kaya rito, yung 51 na natitira rito na nakikinig pa rin kahit mahirap na yung pinag-uusapan, kahit na alam mo na yung sinasabi. O yan ha, yan yung sinasabi. Narinig ko na yan, paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit na rin pala, bakit hindi mo pa ginagawa? Isa lang ang hamon ko dun sa sinasabing nagsasawa na akong makinig paulit-ulit. Bigyan kita ng time, ikaw mag-present. Diba? Alam mo na pala eh. Acne ako, alam ko na yan. O bigyan kita ng time. Pag may time ako, present, schedule ko ng TAO, invite kita, ikaw mag-present. Pakikinggan kita. Ganun lang kasimple kasi the more you learn, the more you earn. Tama. Kaya dito po ang masasabi ko lang doon kay Sir Edgar Soto, pwede kang yumaman. Ang tanong, kaya mo bang gawin? Time, effort, money. Kaya mo bang gawin to? Ano yung kaya mong gawin? Kaya mo bang mag-sacrifice sa pangarap mo? Kaya mo bang i-give up yung mga tinatawag na pampabagal ng kayamanan, pagyaman? Ano yung pampabagal ng kayamanan? Ganito yan. Bubuin ko na kasi isang topic na mahaba yan eh. Halimbawa, may isang pintuan. Isang pintuan. Di ba nakakita naman kayo ng pintuan? Ang pagpasok doon, pagyaman. Papasok ka sa pintuan para yumaman ka. Ngayon, pagpasok mo doon, marami kang bit-bit. Ang bit-bit mo, alak. Isa. Ang bit-bit mo, sigarilyo. Hindi ko sinasabing masama, kaso mas inuuna mo yung sigarilyo at alak. May bit-bit ka pang babae. May bit-bit ka pang kayabangan. Ngayon, yun matinding kayabangan. Ang sama pa ng attitude mo. Ako pa. Ang galing-galing ko. Alam ko na yan. O, sa lahat ng binitbit mo, ganun na kalaki. Ang laki na ng bitbit mo. O, sige nga. Pumasok ka sa pintuan kung kasya ka. Diba, Sir Tatay Manding? Hindi ka makakapasok doon. Bitbit mo yung kayabangan, bitbit mo yung acne, bitbit mo yung masamang attitude, bitbit mo yung mga nagpapabagal sa'yo. Mas gusto mong manood ng TV, mas gusto mong bumabad sa bilyaran, gusto mong magsugal, tas gusto mo yumaman, ano ka? Para magkasya ka papunta sa pagyaman, itapon mo yung nagpapabigat sa'yo. Itapon mo yung pagiging papeling magaling, itapon mo yung nagpapabagal sa'yo.
at gawin mo yung magpapabilis. Ano yung pagbabilis? Yung pakikinig ng tinatawag na webinar sa Loadmanna. At ito yon. At 100% yayaman ka. Yan. Ang pinakasimple lang, tanggalin mo yung makakabagal sa'yo, pabigat yan. Kasi libre na, makikinig ka na lang. Pagpaso, yan. Libre na nga lang, makikinig ka na lang. O, sa ano yun, sa sagot pong yun, alas 9 na po, at sa ngayon po, nalulungkot man ako magpaalam dahil ako po talaga, eh, gusto ko talagang magturo na magturo. Hindi ako napapagod magturo. At ang nakakatuwa, opo, ang nakakatuwa, ang lagi akong mapapansin nyo sa laging aking mga tinatawag na presentation, I'm on the top of my voice. Bakit? Hindi ba lalakas ang boses mo, ang sinisigaw mo, pagyaman? Hindi ba lalakas ang boses mo, ang sinisigaw mo, makakatulong ka sa tao? Ito lang maging mindset yung natitira rito ng 51. Mahirap ba ang Pilipinas? Sumagot nga. Mayaman! Mayaman! Mayaman ang Pilipinas. Ang nakatira ang mahihirap. Bakit? Mali yung mindset eh. Mali yung mindset. Ang una mong babaguhin yung mindset mo. At susunod ngayon yung katawan mo. At dito sa Pilipinas, kung gusto mong yumaman, ano ang gagawin? Papalitan mo uli? Mindset. Ang ipapalit mo, mindset ng taong yumayaman. Yes! Ganun lang na simple yun. Kung dati kang empleyado, itapon mo na yung mindset ng pagiging empleyado. Yes! Yan. Hindi ka na nagtatrabaho ng 8 to 5. Ay, ayoko nang humataw. Ayoko nang humataw kasi alas 5 na, gagabihin na ako. Ay, ayokong gumising na madaling araw. Yung ka-meet-up ko, madaling araw daw. Kasi 8 to 5 ang gising ko. Ay, pagdating ng Linggo, family day. Ayokong makipag-usap sa meet-up. Tapos naghahangad kang yung mama na nuka. mindset pang empleyado ka eh. Ang dapat na mindset mo, unang-unang gagawin, baguhin mo yung mindset mo at susunod ngayon yung attitude mo. Yun muna. Unahin mo yung mindset, attitude, tapos yung body will take the action. Ganun lang po. At sa saliw ng tugtuging ito, ako po'y nalulungkot na magpapaalam na sa inyong lahat. Salamat po doon sa mga nakinig. At dito po sa ating dalawang senior na nakikita ko, no? Eh, si Sir Joseph Basig, hindi pa senior to, machong-macho pa to. Hindi pa yan senior. Si Sir Venceslao, Sir, happy birthday po. At ano po, sana po, dabayan kayo ng puong may kapal. Lumakas po kayo at maging isa po kayong ehemplo na hindi po hadlang ang edad sa pangangarap yung maman. Tandaan nyo. Yes, hindi sir. Na par- alam salamat. Ko po, hindi na po. Thank hindi you. Na po para sa inyo. Salamat po. At ingatan po kayo ng Panginoon kasama ni Sir Manding America. Bakit? Ako po talaga nakakatuwa na nakakakita ng mga taong may edad na ang sinasabi ng iba pag 40 anyos, kaunti na lang ang panahon ko, magpapasarap na lang ako. Minsan naiisip ko, ikaw nagpasarap, paano yung mahal mo sa buhay? May apo ka, may anak ka. Kaya ako, saludo ko sa dalawang senior na to, kung pwedeng dalawang kamay. Kaya sa saliw ng ito, paalam po. Farewell to you, my friend. Thank you, Coach. See each other again. Salamat, Coach. Thank you, Coach. Salamat. At ulitin na lang yun. Napakasarap yung makasama. Thank you, Coach. Thank you. Salamat po. Salamat. Good night, everybody. Good night po. Good night. Aga pa sa amin for PM pala. Good morning, ma'am. Hindi pala good afternoon. Hi, Coach Xavier. Sweet dreams sa inyo lahat. Tatay Manding, God bless po always sa lahat sa mga market. Ano mo? Thank you. Coach Kamay. Sa Ronel. si Net. Hello po. Nelma. Wala na pala. Umalis na pala. Sige po, God bless po sa lahat.
power, payamans. God bless lahat pag nahuli, payaman. Bye-bye. Yes. God's will. None.